What's up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio. Mapapanood nyo, naka-premiere dito sa YouTube natin. Siyempre, naka-live din tayo ngayon sa Facebook, DOUGBROCK TV. YouTube, DOUGBROCK TV. Facebook, DOUGBROCK TV. Mapapakinggan nyo rin to siyempre sa Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Nandito na naman tayo, ang Sunday habit ninyo, ang paborito nyong podcast. Happy, happy 2023. Bagong taon, New Year na naman. Siyempre, maraming bagong bubuksan na pangarap, maraming tuto pa rin na pagkakataon, at syempre maraming podcast na gagawin para sa inyo. To kick this year off, syempre, isa sa mga kaibigan ko matagal na, isa sa mga tao na nakita ko rin yung come up, at nire-respect ko talaga din yung hustle simula nung nakilala ko siya nung bata pa lang ako. Ladies and gentlemen, cyberspace, para umpisahan yung 2023, from FlipTop Battle League, Uprising, ladies and gentlemen, Zaito. Yo! Magandang araw sa lahat ng ating mga giller at taga-subaybay. Siyempre, bago ang lahat, siyempre nais ko kayong batiin ng isang maligayang bagong taon. Naway bigyan pa tayo ng maraming biyaya, pagpapala, gabayan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng lakas sa araw-araw at alagaan ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa lahat, siyempre sa DOUGBROCK TV, siyempre sa pagsuporta kay Parang Douglas. Matagal na panahong di kami nakita, alam ko na kumikilos na siya ng matitinding galawan, pero nakakatuwa sa kalooban na nandito na kami ngayon. Siyempre sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta, nakaantabay, nakatutok sa atin, maraming salamat po sa inyo. Siyempre, mabuhay kayong lahat. Happy New Year! Yeah, happy New Year sa inyo lahat. Grabe naman yung energy ng intro. Panimula talaga ng taon, no, tol sa ito. Siyempre. Anyways, tol, salamat sa pagpapa-unlock mo. Maraming salamat. I miss you, pare. I miss you, tol. Hindi ka nagdalawang isip nung message kita. Siyempre naman, pare. Ano ka ba? Actually, most requested ka dito, site. Sobrang dami nagko-comment talaga. Mga unang FlipTop, parang epok pa lang. Oo. Na isa sa mga unang guest ko dito sa podcast. FlipTop hanggang sa mga kalaakata. Laging ang comment, laging... Zaito naman. Isa kasi sa pillars talaga sa mga unang palabas or unang mga FlipTop MC na pinalabas sa FlipTop sa YouTube. Isa Zaito eh. At masaya ako tol, nandito ka na. Masaya rin ako. Kamusta ka lately tol? Ito, okay naman. Nandun ako ngayon sa isang tahimik at mapayapang pamamahay. Siyempre, shoutout nga pala sa... aking manager ngayon, siyempre. Maliban kay Boss Arik, siyempre, alam naman namin yung galaw namin sa loob. Itong manager ng pagmamahal to, pare. Okay. Ito yung parang kapatid ko na. Kapatid ko na to, si Ajit Hardasani. Siyempre, maraming salamat, papi, sa pagmamahal mo sa akin. At sa 40K, sa patuloy na pagsuporta sa amin, siyempre, sa lahat ng kapamilya ko, the good dogs. Yeah. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo. So ngayon, nasa pamamalagi ka nila. Kumbaga, doon ka ngayon nakapoder, utol. Oo, doon. At mukha namang sa aura mo rin eh. Masaya, maraming plano at marami kang ginagawa. Payapa, maayos at tuloy-tuloy lang. Itong nakarang December, sobrang busy ng lahat. Ano? Oo. Sobrang ako, iniisip ko naman kung paano ko papatakbuhin din yung mga programa. Itong podcast sa 2023, kung paano ko rin sisimulan. Oo. Ano rin yung paplanuhin ko. Siyempre. Lately, na-realize ko na, ano ba talaga yung core mo? Paano ka ba nagsimula, dog? Paano ka ba na-involve sa hip-hop? Sino ba yung mga unang kasama mo dyan? Sino ba yung mga unang kilala mo dyan? Oo. Kaya, nag-circle back ako din sa mga experiences natin noon. Na sabi ko, bakit hindi ko na kaya invite si Utol Target, si Utol Zaito, si Utol Delo, nasa States. Busy, yung mga parang nilook up ko na nakakasama ko nung bata pa ako na nanonood ng FlipTop Battle League. Oo. Wala lang, parang ito na yung best. Nandito ka na. Sarap. Nakikita natin na kahit papano na ipapatuloy tayo. Masaya. Ito yung ano tol, no? Ito yung pagkakataon na masasabi mo lahat pala ng ano dati, lahat ng hirap pala dati talaga, meron talaga siyang... Meron siyang... Ibubunga. Oo. Basta magpatuloy lang tayo. Huwag tayong mga argabyado ng kapwa.
Although meron man tayo mga chichaburiching dyan na ano, pero basta tuloy-tuloy ka lang, wala kang inaargabyadong tao, mahalin mo yung kapwa mo, yun ang pinakamahalaga rin. Zait, dami mong values lagi na sinasabi kung kasi lagi kang, kada may live ka, may mga nagtatanong rin sa'yo tungkol sa buhay nila and all eh. Pero gusto ko ngayon mas maintindihan. Oo, kakilala na kita, pero gusto ko ngayon mas maintindihan sa pakikipag-usap sa'yo sa podcast na to. Oh. Paano mo ba lahat yan nakuha? Paano mo lahat yan narating? Ano yung proseso na pinagdaan ng isang Zaito? Ano yung kwento ng buhay mo talaga na kung kaya nating i-detail? Oo. Diba? Simulan nga natin. Paano ba nagsimula yung pagiging rapper or pagiging Zaito mo? Paano ba naging Zaito si Zaito? Bata pa lang ako talaga. Pangarap mo na kasi mag-rap. Kasi nung napakinggan ko yung rap, parang yun na yung mundo ko eh. Parang iniwan ko na lahat ng laro. Okay na ako dito. Kaya nga hindi ako marunong mag-basketball, hindi ako marunong mag-billiard, hindi ako marunong mag-gitara. Lahat ng mga libangan na yan. Basta yun na lang naging libangan ko, yung magsulat, makinig ng kanta. Yun nga lang, kahit na may kakulangan tayong mga bagay noon, kaya hindi matugunan. Ang hirap kaya noon, tol, makikipatugtog ka ng kaset sa kapitbahay mo, tapos hindi pa nag-uumpisa, pinapatay na. Mahirap din, pero... Ganun yung mga experience mo? Oo. Paano? Ano, meron akong kaibigan nun eh. Okay. Mahilig din siya mag-rap. Shoutout nga pala sa kababata ko, si Anding. Mahilig kami magpatugtog. Saan to? Sa Dasma. Okay, Dasma, Cavite. Sila parang Saig, sila parang Rovel. Yan. Patugtog kami ng cassette tape pa nun eh, cassette tape. Mm-hmm. Huhugasan naman yung isang katerbang hugasin nila. Ang dami ito. Para makapag-sound trip lang? Oo, para makapag-sound trip. Tapos namin maghugas, magpapatugtog na kami. Eto na. Kalahati pa lang ng tugtog, biglang darating na yung, oh, patugtog kayo ng patugtog, lakas sa kuryente. Patay, lumabas kayo ron. Tapos na yung hugasan. Tapos na. Kaya ang ginagawa ko, nagpapa-ending ako nun, tol. Papa-ending. Tapos ano to, binatilyo ka nito? Bata pa ako, siguro bata. Mga ano, 13, 14, ganyan. First year high, parang oo, ganun, ganyan, pang ganun edad. Oo, ganun. Okay. Pero maaga ako natutong makinig. Oo. Ito yun yung mga stages na ano, na nagdanasa na akong magsulat. Yung... Iba na kasi espiritu nun, tsaka sa ngayon na ano eh, iba yung dati eh. Yung talagang siklab talaga nung pag napakinggan mo yung rap, talagang ano eh, magsasarili ka ng mundo eh. Pupunta ka ng ilog, gusto mo, ikaw lang. Kung ano yung sapi ng mga napakinggan mo, gusto mo, ganun din yung sapi mo eh. Okay. Ngayon, iba na eh. Parang may ano, parang, ewan ko lang, siguro, depende lang din siguro sa mga ano ngayon, sa mga bata rin. Gusto ko lang mas maintindihan, Zait, yung mga una mong napakinggan, ano-ano yun? Ano yun, tol? Siyempre, yung mga old school. Sino ano pa ba? Death Threat, Ghetto Dogs, Chinese Mafia, di ba? Bibiklan. Sila talaga yung mga unang OPM Francis rap? M. Oo, sila yung mga underground talaga na ano, Death Threat. Talagang, siyempre, sa murang edad mo naman, makakapakinig ka ng ganun mga ano, mga balasan ng salita. Oo. Medyo liberating siya masyado, no? Parang, tangin na, angas nun, ha? Oo, meron akong karanasan na hindi ko makakalimutan, umuulan. Okay. Kinakanta ko yung isang kanta ng ano, Ghetto Dogs yata, oh. Tapos nandun ako sa tricycle, umuulan. Tapos hindi ko alam yung anak mayaman dun sa tabi namin. Mm-hmm. Babasa na sa ulan, pabalik-balik, pinapakinggan ako. Pero siya pag lumalabas, lahat ng leeg nakalingon sa kanya. Oo. Pero nung ako, nandun ako sa may tricycle, sino makanta sa tricycle? Pagdingin ko. So dinami-dami na magiging pals ko, yung pa yung ano dun. No? Tapos nakakatawa lang din na may nakikinig sa akin. Tapos pag papasok ka ng eskwelahan, di ba? O... Pedro, kasi pangalan ko Pedro. Hmm. Pedro, kami mga magkaklase. Pag minalaman ako may rapper na kaklase ko, kakaibiganin ko na yan. Kasi andun yung hilig ko eh. Walang access eh. Wala ka pang grupo nun. Wala pang ikaw lang mag-isa mag-rap. So pag may nakita kang ibang nagra-rap din, gusto mong kaibiganin agad. Oo, gusto kong kaibiganin agad. Oh. Kasi andun yung ano, yung mundo namin eh. Hmm. Ang hirap. Lahat ng mga kalaro ko, iba-ibang trip eh. Basketball, bisikleta, kung ano-anong hilig nila kasi... Game Boy pa uso nun, di ba? May mga Game Boy pa. Wala naman tayo nun. Basta sa akin, bigyan mo lang ako ng ano, ng sound trip, tapos ano. Kaya nung nagkaroon ako ng Walkman, tol, yun na. Paano ka nagka-Walkman naman? Nagpa-ending ako, walang tumama. Walang tumama sa ending ko. Bumili ako ng Walkman sa mga pale-palengke, yung mga 70 bangketa. 70 lang ata pinataya mo eh, para wala talaga tayo. Hindi, 5 piso pa lang nun. 5 piso pa lang pa-ending nun. Oo nga, pero di ba ano, pag 70 lang yung pinataya mo, 70 numero lang, may 30 ang tubo mo yun, di ba? Oo, pag hindi mo tinaya, malaki yung chance na walang tatama. Oo, ng mga panahon nun. Kasi ano, 30 yung sayo ron. Hindi, ano. 30% panahon, sa'yo? Nung panahon namin, 20% pa lang. Ah, okay. Kasi ang 5 piso, 400 pa bigay nun eh. 400 ang tama? Mm-hmm. Okay. Kaya ano,
mahirap. Ngayon, tsumamba lang siguro. Alam ko sa nag-ano yun, alam ko naaalala nyo yung 3-point ni Valdavid sa malayo. Pare, paano nyo yun? Nung nakuha yung 3-point, walang tumama sa ending mo. Oo. Pumasok dito yung tier ni Valdavid na malayo, sa half-court siya tayong pumasok. Ang inasaya mo nun, no? Oo, pa, wala na nalo. Nakabili ako ng Walkman, pagsuot ko ng Walkman, tapos nakabili na ako ng mga pirapirata na kasit nun na ano. Yun na, may sarili na ako mundo. Okay na ako rito. Paano battery nun, tol? Wala pa rechargeable. Wala pa rechargeable, so, kaya magastos. Nilalagay mo sa araw, no? Para umingi, para umandar ulit, no? Mm-hmm. Yung battery, tatanggalin mo muna sa kasit, babad mo muna sa araw yan. Oo. Lagay mo sa bubong para magamit mo mamaya. Siyempre, hindi ka mag-aano nun, tol, di ba? Ano yan, biruan lang yun, hindi yun talaga umuubra, tol. hindi ko sinasabing tama ako, ha? Gawin nyo, oh. Oo. Pero, yun yung mga panahon na hindi mo gagamitin yung rewind. Kasi malakas sa battery. So, ikaw ano-mano magre-rewind. Ano-mano ka magre-rewind. Tsaka, ang hirap nun, kasi pag nakapag-record ka na rin, masaya ka na. Wala pa recording studio nun. Oo, dun ka lang magre-record, oo, no? Doon ka lang mag-record, beatbox lang, tapos ganun-ganun lang, masaya ka na. Play and stop, tapos mapapakinggan mo na yung sarili mo. Oo. Okay. So, ito tol, ito yung mga una mo na pakinggan and then nagkaroon ka ng sarili mong kaset. Ano yung mga sumunod na nangyari? Paano pa na-develop yung pagiging pa. Zaito and drop ka rin? Ito ka lang, may maganda pang experience dyan. Ito, meron akong kaklase. Okay. Araw-araw, ang daming baon. Mm-hmm. Pag nauso yung pellet gun, bibili niya lahat ng classmate ko pellet gun. Nauso yung brick game, lahat ng classmate ko may brick game. Mm-hmm. Araw-araw, ang daming pera. Sabi ko, saan ka kumukuha ng pera? Sabi niya, tumatama ako ng ano, ng ending. Eh ako nagpapa-ending ako eh. Mm. Alam ko kung may laban sa gabi o may laro, wala eh. Araw-araw meron. Sumunod na araw, ang dami niyang pera talaga. Siguro eh, 1996, 95, ganun. Oh. Siguro ang pera niya, 5,000. Ang laki na nun. Oo, ganun taon. Oh. Ganun, oo. Ang laki na ng pera niya. Sabi ko, uy, gusto niya bumili ng Game Boy. Okay. Nagsawa na sa brick game, gusto niya ng Game Boy. Sabi ko, ayaw niya na ng Tetris, gusto niya na ng Mario. Sabi ko, oh. Pumunta kami sa Dasma sa Bullets. Ligo muna tayo sa Bullets, sabi ko sa kanya. Tapos bili tayo ng mga short para yung mga short tayo. Sabi yung ganun. Inaya, bibili ng Game Boy, inaya mo maligo sa oo. Sa resort. Pero teka lang, sabi yung ganun. Para mas maganda bago tayo maligo, bili ka ng kaset. Yung ano, yun o yung kaset, magandang kaset. Tapos bumili ka ng mga, lahat ng tape na gusto ko, pinabili ko na sa kanya. Bili naman siya. Oo, di eto na, no. Saysay ako talaga. Oh, talaga, saysay ako. Sabi ko, eto na, may kasit na ako. Lahat ng mga tape na gusto ko na tigo kami, tapos patugtog kami, ganyan, di ba? Tara na, ped. Mga 2 talon pa lang. Alis na tayo rito. Talaga, 2 talon pa lang. Oo, bili na tayo ng Game Boy. Nakarating kami ng Ever. Saan tong sa Ever? Sa Las Piñas. Okay, okay. Parang doon yata sa ano yun eh. Sa... RFC? Oo. Di ba, bago pa ron, malapit doon. Ever. Uniwide? Oo, parang Uniwide. Dito sa may ano Casimiro? Sa oo. Lagpas pa dito sa may banda sa Putina sa may ano. Okay. Basta doon 'yon. Oh. Yung Ever, oh. Ano yung Ever na 'yon. Oo, oh. Ever doon. Sa may Pilam Life. Oo, doon. Okay, okay. Ano, no? Di bumili kami ng cassette tape tapos ano, ay pumunta kami ro bibili kami ng Game Boy. Mm-hmm. Di nakabili na kami ng Game Boy. Di masaya na kami. Nakabili niya na yung gusto niya, nabili ko na yung gusto ko. Oo, nakapag-swimming ka pa konti. Oo, uwi kami. Oh. Tapos ang dami ko pera kasi mga pag nagbigay sa akin ng pera, di ko binabalik yung chocolate. Tarantado ako ng bata ako eh. Keep the change lagi. Oo, kasi ano naman. Oh, hindi tama yun ah. Oo, hindi tama yun. Ano lang yun, kasi noong mga panahon na yun, sabik ako sa maraming bagay. Lumaki ako ng walang anuman. Bumapasok ako ng walang baon, walang almusal. Diba? Kumbaga sa ano, kumbaga sa sisiw na pinakawalan sa gitna ng daan, bahala ka na mabuhay dyan. Kunin mo na yung mga bagay kung ano, alam mo yung magiging... Masaya ka, protektado ka, kung ano yung lahat ng bagay. Kung may pagkain, kainin mo na. Basta hindi may, walang lason, kainin mo na. Mm-hmm. Di, ganun, no? Ganun yung mindset mo oo, dati. Oo, nabili ko na. Yung ano, pag uwi ko sa bahay, tuwan-tuwa ako. Nay, meron akong bagong kaset. Ayun o, pag uwi ko, play ko kagad. Gabi na, hinahanap kita, anong oras ka na umuwi? Tapos pag patugtog ko, di eto na. Pa. Siguro mga 2 kanta pa lang tumutugtog. May kumakatok, Pedro. Nahuli ako ng tatay ko, nangungupit ako, binugbog ako. Ang daming siya. Ano, parang may mga ano siya. Black eye. Lagi pala siya nangungupit. Oo, nangungupit pala, hindi ko alam. Alam mo kung ba't nalaman, nagsumbong yung kaklase namin na naiinggit. Oo, na binilang kanya ng kaset, tapos... Siya, hindi sinama. De, eto na, no? Ikaw naman kasi, ba't hindi mo tinipan yung isang kaklase mo? Eh, hindi ko naman alam na ano eh. Magtatampo siya eh. Ako yung gustong isama eh. Oo, siyempre, oo.
Fed, ano yan? Kanya kasi, alam ba naman yan? Kinuha agad yung kasi. Sabi ng tatay ko, daro ko sasama sa'yo, masamang tao ka raw. Dalawang kanta pa lang. Shoutout sa'yo kung sino ka man, ha? Tapos, ano, no? Di, ano, no? Yes, yun na. Tapos, nung ano, una ko napakinggan yung rap talaga. Para akong na, ano, na, ito na yung mundo ko, masaya ako. Tapos nagsulat ako, eh usap pa nun yung cassette, di ba? May mga, yung original na tape, ha? Mm-hmm. May mga lyrics nandun, di ba? Oh, may inserts yun, yung original na tape, di ba? May lalagyan siya. May inserts na tinatawag, nandun yung tracklist. Tapos pag binuksan mo yun, may mga lyrics yun. Lyrics may mga picture ng artist, may mga picture ng acknowledgements. Oo, ganun, ganun. And then? Kaya, ano, nakapagkabisa ako, tapos, yun, habang lumilipas yung panahon, siyempre nagkakaedad na tayo, ganun, nakapag-asawa na ako dyan. Tapos mm-hmm. ano, karoon ako ng mga anak. Pero andun pa rin yung pag-rap sa akin eh. Hindi mm-hmm. mawala sa ano ko. Ngayon, siyempre may obligasyon na ako. Mm-hmm. May mga binubuhay akong anak. Nag-aral ako sa TESDA. Okay. Pero nitinda ako ng antena tsaka remote tool. Pumasok ako sa ano, pagpapamilya. Una kong nakilala si Zaito, no? Share ko lang. Share ko to Zaito. Ito hindi ko kinakahiya to, ha. Okay. Nagtinda ako ng antena tsaka remote control. Una ko siya nakilala. Pero lahat ganun. Yan parehas. Nagtinda ako ng diaryo nung bata ako. Yung ginagawa pa lang yung MOA. Naglalako ako ng diaryo dyan. Abante, Bulgari, Mate, People's Journal. Tinatambakan pa lang, no? Oo, tinatambakan pa lang. Ako yung sumasampa sa mga bus dyan sa Ruas Boulevard. Kahit mabilis yung bus, bumababa kami dyan. Kahit mabilis yung bus, sasampa kami dyan. Ganun ako kaligsin yung bata ako. Tapos nung nagtinda ako, parehas ako, lumaban ako ng parehas noon. Tapos nung... Ito yung mga pinagdaanan mo nung... Bago ako mag-rap. Pero nag-rap na ako noon siya, pero... Bago mag-flip top, kumbaga. Bago yung talagang professional rap career na may TF ka na. Oo. Kasi kahit anong rap contest, nakwento nga sa ni Smug eh, freestyler kasi to. So pandayo rin siya, may pamilya siya, magtitinda siya, tapos magra-rap siya sa gabi. Oo, nung panahon ko noon, talagang hindi pwede ako matalo kasi puhunan ko sa antena yun. Kailangan, pag pinamasahe ko, kailangan tatlo yung balik. Tatlo. Kasi may bitaw ako ng 100, kailangan 300 ang balik niyan. Ganun ako pag gumasas ako noon. Kaya pag ano, dumayo ako ng freestyle, ano, freestyle battle, kailangan talaga hindi manalo. Pwedeng matalo dyan kasi sira ang harap buhay ko. Mm-hmm. Puhunan yung dala mo eh. Marami no? ako experience yung tanong mo kay ano, kay Ace, kay ano? Still One. Still One. Oh. Nagkita-kita kami dyan doon sa ano, ayaw ko saan lugar to, sa Paranaque. Sa ano yata? Sa... La Huerta? Ano meron? Sa Las Piñas, sa may Pulang Lupa. Okay. Sa may St. Francis ba yun? Mm-hmm. Pagdating nila doon, andun na silang lahat, di ba? Kumahabol ako. Paghabol ko ron, wala akong pangkota. Iiwan ko yung rilo ko doon sa barangay Tano. 50 pesos, babalikan ko sa'yo mamaya, kuya. Pagsanla ako ng relo ko, sumali ako ng ano, no, freestyle, matira matibay, isa lang manalo, nakakuha ko yung champion, amig, lahat, pati yung trophy, bit-bit ko. Kuya ka niya relo ko, dinagdagan ko sa lahat ng tambay, mambabanat. Oo, kasi kinuha mo eh, kinuha mo yung panalo nila eh. Pinakain ko ng lugaw, kain ka yung lugaw, binigyan ko ng gatas. Uy ako, ganun nga na buhay ko dati, tapos kinabukasan, ganun pa rin. Sumasali ako ng mga TV, wawawi, itbulaga, sa may rap contest na makilala ka. Tapos, ka lang pero mag-rap. Pagkatapos doon, parang wala lang. Balik ako sa magtitinda. Ayun, nag-rap po. Ganun. Tapos habang naglalako ka, di ba nagpe-freestyle ka pa rin? Oo, habang naglalako ako, doon ako nahasa. Nagpe-freestyle ako habang naglalako. Nakita ko siya, una ko siya nakita nung bata pa lang ako sa Las Piñas. Nakita ko siya. Baron antena at saka mga remote. Oo. Isang big kiss ng maraming remote na goma yun. Tatanungin niya, anong DVD niyo, VCD niyo, TV niyo? Anong klase ng TV mo? Sony, Sharp, Panasonic, Samsung, LG, Gold Star, Daewoo, lahat ng klase ng TV, kahit walang pangalan, basta may sensor, i-remoting ko yan. May experience ako niya kay Kuya Drew, kay Andrew Ng. Andun ako yung kuya, habi niya, Kuya Drew, ba't di ka makapag-record sa studio? Habi niya, wala, sira yung monitor ko eh. Ganun ba kuya? Kaya ko remoting yan. Hindi nga. Oo nga, kaya ko remoting yan. Ni-remote ko. Dinala ko ng Universal. Putang nakasahe ito, anong hindi mo alam? Kasi yung bago pa yon yung aircon niya. Oo. Sira. Nagawa mo rin. Nagawa ko rin. Binala ko ng pyesa sa raon. Kasi yung technician na gumawa, mali yung pyesa ang kinabit. Mm-hmm. Hindi akma ron sa ano. Kay Kuya Drew rin to. Kay Kuya Drew din. Tapos sabi ni Kuya Drew, huwag mo na pakialaman sa ito. Hindi, sige, papakialaman ko. Eh, ano ko eh. Oo, mabuting ting ka talaga eh. Nag-aaral ako ng test. Gusto ko matuklasan lahat ng karunungan ko. Anong electronics yun, di ba? Yung refrigeration and air conditioning. Okay. Di nakita ko yung sira, ano. Sabi ko, Timay, ikaw lang makakaintindi sa akin. Sabi mo sa kanya, si bilang natin ang pyesa. Yung asawa ni Kuya Andre. Sigurado ka ba dyan sa ito? Sige, bibiling ko. Pero yung bago ko pa kailaman yun, wala silang tester eh. Pinabili ako ng ulam sa palengke. Ang ginawa ko, hindi ako namasahe. Nagbisikleta ako. Yung pamasahe ko, pang tricycle, binili ko ng tester na maliit para malaman ko yung sakit ng ano.
Di na nakita ko na. Yun na. Di sabi ni Kuya Drew, nakabit ko na. Tingnan natin. Puta, gumana sa ito, gumana. Lumamig. Hindi, gumana mo to. Ah, gumana muna. Oh, tahimik, maganda mo to. Di natin ko lumamig. Kaso kami sa ano sa kwarto. Sa ito, gumana. Obserba natin. Isang araw, dalawang araw, tatlong araw, isang linggo, isang buwan. Hindi nasira, ang galing mo sa ito. Hmm. Yun yung pinanggalingan bago yung TV. Oo, pero bago ako, kasi sabi ko mag-aral to. Gusto ko mag-aral eh. Wala naman magpapa-aral sa akin noon. Grade 6 lang ako eh. Mm-hmm. Kaya kumuha ako ng vocational kahit paano. Matutuman lang ako ng ano, ng technical ano. Natuto ko mag-refrigeration aircon. Habang naglalako ako ng antena, nagsusuksok ako sa mga gate ng ano. Linis aircon, home service, tapos repair na yan. Hanggang sa natuto ko, nakabili ako ng mga gamit ko. Oo, nagka-pressure washer ka. Nung kumikita na ako, eto na. Gumastos na ako sa mga pamasahe, kasi may ano na eh. Alam mo, isang gawaan ng aircon noon, isang rep, di ba? Oo. Pakarga ng freon, 1-2, malaking bagay na yun noon. Oo. 1-5, 1-8. Magkano po hunan doon? Pag kakarga mo 1-5, 1-2, magkano po hunan sa freon noon talaga? Eto ha, sa totoo lang ha, nung panahon namin noon kasi ang 1-port ng... One-port na tangke. Ng R12. Kasi ang rep, R12 ang pre-union yun. Oo. 250, 200 o 300 ang ano yan, ang isang kilo ng pre-union. Mm. Pero kuti lang ikakarga mo ron. Yung isang kilo na 300 na pre-union, makakagawa ka ng limang rep. Okay, so 300, mga 60 lang ang puhunan sa kada isa. 60 lang puhunan. Mm. Pero siyempre hihinangin mo yun, lilihisin mo yun. Pero yung puhunan ng produkto mismo, kumbaga, yung ang mismo binabayaran prion. Sa'yo doon, yung skills mo, yung pinag-aralan mo. Paano mo ipa-flashing? Pwede mo naman patagalin yan, pwede mo madaliin. Nasa sa'yo yan kung gusto mo lokohin yung tao. Okay. Siyempre, ang babayaran doon yung kaalaman mo. Okay. O di natuto na ako, di kumikita na ako. Magkano mas sinisingil yan? 1-2. Pero pag mga tropa-tropa, 600. Okay. Kayang ano, no? Basta yung ano lang, di ba? Pero pag alam mo naman na ano... Kaya magbayad. Oo, standard. Misan, may mayayaman kasi, misan may pera naman, babaratin ka pa. Di ba? Eh kahit nasabihin mo yung totoong sira, misan matututo ka rin magsinungaling kasi hindi nyo alam yung pagod namin, di ba? Pero masama yung manloko. Pero ano yung gawin yun? Oo. Tapos di ano, no, kumikita na ako, eh, nakapagpagawa na ako ng beat, tapos nakasali na ako ng ano... May bangkota ka na lagi. Oo. Tapos, di eto, no. Nagkaroon nga ng battle sa FlipTop. Sinama ako ng tropa ko. Beside to, no? Unang battle hindi mo? Hindi pa. Yung ano, yung Our Father's Copy. Okay. Yung doon kami nagkakilala ni Boss Arik. Okay. Payet pa ni Boss Arik. Ah, sige, kwento mo muna. Nagkaroon nun. Teka lang. Anong ginagawa mo nito? Nagra-rap ka, tapos nagtitinda ka pa rin. Humahasil ka pa rin. Ay, tumatindi. Bago ako pumakasi, ang kinuha kong kurso, di ba, Saturday session, tuwing Sabado lang ang pasok. Kasi naghahanap buhay ako araw-araw eh. Bago ako pumasok sa umaga, kailangan yung Sabado ko bayad din. Kaya bago ako pumasok sa eskwelahan, titinda na ako, maglalakad ako mula sa Munuk hanggang sa Pulan Lupa sa Tesda. Lalakarin ko na yan. Mm-hmm. Bago pumasok. Para pagpasok ko doon, tol, ibenta na ako. Pagdating ko sa school, magbibenta pa rin ako. Tester, flies, lahat. Adjustable range, lahat. Nang pwedeng ko ibenta, microphone sa school. Saan mo kayo nakuha yung mga yan? Sa Divisoria. Okay. May binibilan ako doon. Aangkat ka, pupunta ka rin Divisoria, tapos tsaka mo ilalako. Ganun. Basta pumarehas ako noon hanggang sa, ano, nagbunga naman kahit papano. Siyempre, di ba? Ngayon, nag-rap-rap na ako. Tapos hanggang sa, nagtuloy-tuloy, yun. Naalala mo dati, di ba? Nagdadaan pa ako sa CA, di ba? Ila target yun. Nagala ko ako dun. Tsaka ano, alam, kilala ka ng mga kababata ko na pagparating ka na, lahat sila magkukumpulan, nagtatakbo. Antena, remote antena. Di ba? Oo. Sony, Sharp, Panasonic, Samsung. Di, mga remote nyo. May mga makukulit pa. Ano remoting ko? Remoting mo yung ulo mo. Di ba? Kasi may mga bata, makukulit din. Oo. Ano yun siya eh? Parang, nakikita ka na kasi sa TV. Tapos nakikita ka pa rin sa kalsada after ano? Hindi, ano kasi sa akin, ano lang eh, pag nakita ko sa TV, kinabukasan, maglalako na naman ako. Wala, hanap buhay lang talaga. Kuha lang pera, tapos ano, no? Oo, racket lang talaga. Di ko nga iniisip na nakikilala na pala ako eh. Umiikot na pala yung pangalan ko sa, ano, Zaito yung rapper. Hindi ko iniintindi. Kaya kung ano man yung mga, ano ngayon, wala na, dinanas ko na noon pa. Yung mga kasikatan na ano. Pero sa akin, ang mahalaga rin siyempre, sukli ang mga taong umahanga sa'yo. Na, uy, si Zaito, huwag ka magsuplado, di ka naman gwapo, di ba? Oo. Sorry, balikan ko lang.
saan ka nakilala ni Arik? Okay, anong unang battle na pinuntahan mo? Our Father's Coffee, yun eh. Diyan sa may top yata yun. Tapos okay. Hindi pa FlipTop to? Hindi pa. Okay. OFC Battle. Sino ilabas mo sa screen, OFC Battle. OFC Battle, ang pangalan. Tawag dito, tol. Site. Sino nag-invite sa'yo dun? Tsaka bumabattle ka lang, freestyle eh. Tsaka mga rap contest eh. Tropa ko si Undas. Undas di Calibre. Okay. Marami rin siyang mga best friend eh. Pero yun talaga, yung masugid talaga na talaga yun. Na underground talaga na lahat alam niya. Kaya nung nalaman niya na may rap battle dun. Dinala ka niya? Dinala niya ako. Binihisa niya ako. Okay. O pamasahe, ito, ganun. Shoutout sa kanya naman. Shoutout kay Undas. Kaso nga lang, nagkaroon siya ng mga problema sa ibang Pero okay naman kami. Kung natin ikwento yung mga pero goods na siya ngayon, mabait na yan. De, tsaka importante, yun nga, tinanong ko lang naman kung sino nagdala sa'yo. I mean, hindi ka mapupunta doon kung hindi dahil sa kanya, di ba? So, shoutout sa'yo, man. Anyways, going back. Dinala ka doon, dumating ka doon, tapos? Nakilala ako ni Enigma. After mo bumattle doon? Oo, kasi ang dami kong kalaban nung tol. Dalawang set yun eh. Sige, kwento mo ngayon nangyari pagdating mo. Sila Aero kalaban ko sila RBTO. Oo. Tapos, nanalo ko. Dalawa kasing dalawang bracket ba yun? Okay. Yung isa, yung on the spot na bubunot ka. Oo, ng topic. Oo. Pero pares yung may trophy. Tapos yung pangalawang laban, yung wasakan na talaga. Mm-hmm. Oo. Dapat doon sa on the spot, mananalo na ako noon. Kaso, parang hati yung crowd talaga nagsisigawan eh. Sila Denmark, sumisigaw na nga eh. Saito na yan, saito na! Ganun. Mm-hmm. Pero wala, talaga nagpunta rin sa kabila. Bumawi ako dun sa battle. Okay. Tapos nung nanalo ako sa battle, saya ko nun kasi yung trophy niya, mic na quintas, pendant, quintas, mic, maliit, ganun. Ganda. Pwede pa morma. Oo. Tapos di nakita ko ni Enigma, kinuha yung number ko, kuya, kunin ko number mo. Tapos sabi ko nun, sige, sinave ko pa nga dito, lagay ko tropa, handigay ko si Ang cellphone ko pa rin yung teka-tekang maliit na ganun. Oo. Tapos nagkaroon ng botohan election sa Ilocos. Pumunta ako ng Ilocos. Pagbalik ko rito, sabi niya, Bakit ka pumunta Ilocos? Doon ka nakarehistro? Hindi. Pero na akong tinulungan doon sa kampanya. Okay, gets. Tapos di sakto, May 10 tapos ang butuhan. May 9 yata ang butuhan noon. Tapos May 10, laban nung FlipTop. Pagbaba ko ng Maynila, hindi sana ako pupunta eh. Mm-hmm. Ayoko na pumunta. Pagod na ako eh. Tapos battle. Tapos nakita ko yung pinanood ko yung mga, panoorin mo yung mga in-upload namin, yung FlipTop. Kasi unang upload pa lang eh. Di mo napansin yung gumaganong-ganon ako sa laban namin ni Uni kasi kinakapa ko yung metro. Oo. Hindi ka sanay nang wala. Kasi doon ako, pag freestyler ka kasi talaga tol, doon ka kumakapasaan. Sa metro. Sa metro. Tapos yung smaglass. Di ba? Oo. May mga kumpas ka na kumbaga sa may mga bilang, sa aming mga tatay mga rapper, di ba bilang freestyler, alam mo yung bilang ng para yung bitaw mo ng lyrics, ng mga salita, tansyado mo rin. Para hindi ka maligaw ng bilang. Okay. So, biglaan yun? Oo, hindi ko alam na ganun pala yung labanan. Parang sinumpa ako yung sarili ko. Nung binagbuga ko ni Looney. Hindi naman lalabas yan. Hindi naman siguro yung video. Kasi wala pa talagang dati. Oo, hindi naman siguro sisikot yan. Eto na, lumabas yung video. Nagtitinda ako, antenna. Ayun yung kinawawa ni Looney. Ayun. Kaya nabisit ako. Sabi ko, boss, bigyan mo ako ng laban kahit kanino. Sige. Kaya, babawi ako, kailangan ko na manalo. Diba nasumbod na kalaban ko ron? Silencer yata. Tapos Abra. Tapos, nung nabawi ko na yung pangalan, kasi pag binabasa ko yung comment, si Zaito mukhang tanga na di ba? Parang akong nakasaktan. Wala, kumain ng tae, ganun, di ba? Parang ang taeng na tae. Wala, ito ba yung nanununtok ng kalabaw? Oo, kulit nga eh. Pero nilabang ko yung pangalan ko nung naitayo ko na, okay na, nagbanjing-banjing na ako. Tas na ako nagsulat. Tapos na na-realize mo na internet na yun, fame na yun. Tapos may nagpapapicture na sa akin, totoo ba to? Picture kayo sa akin. Napanood niyo na ako sa Itbulaga, sa Wawawi, tapos hindi naman kayo nagpapapick. Di nga kayo bumibili ng remote, di ba? Oo nga eh. Ngayon sa YouTube, biglang gano'n, no? Oo, biglang gano'n, no? So wala kang preparation nun? Wala. Si Luns din, freestyle din naman nun eh. Oo, hindi, si Luns sulat yun. Okay. Kasi sila unang nakaalam ng ng nung format na yun? Oo, format na gano'n eh. Pwede okay. Mag-abisado. Pwede pala mag-practice. Di, aartihan mo na lang. Di, mag-isip ka ng mga kakulitan. Kaya nung mga nakita ko ng okay na yung pangalan ko, nalaman na si Sideway, okay naman pala, marunong, hindi na ako nagsulat, parang nag na lang ako. Okay. Bakit hindi ka nagsulat?
Wala na kasi ang battle ko lang naman yung pangalan ko eh, na ano eh. Mapakita ko sa kanila na hindi naman na ako, may talent ka rin talaga. Okay, kaya, okay. Hindi na ako nagsulat, hindi na ako nag-practice, kumbaga sa ano. Ano ba bang ano, para kasikatan, eh, umiiral na nga yung buhay ko ron sa ano. Habang nagdala ko nga ako, di ko na nga pinapansin eh. Pumapasok ako ng eskwelahan, sumali ako ng Itbulaga. Ma'am, bukas, panoorin mo ako sa Itbulaga, kakanta ako. Mm. Ginawa ko ng kanta Itbulaga, freestyle. Mm-hmm. Kimpi, bigyan mo ng beat. Pagpatak ng alas 12, tumutok na sa TV. Lungkot niyo ipapawiin nila, Tito Vic and Joey. Bata pa ako noon, ang kulit ko na. Pero, di ba? Tapos natawa yung mga classmate ko. Di ba? Naranasan ko ganito pala pag sikat ka. Di ba? Ang angasarap sa pakiramdam. Misan nga, kala mo, babanatan ka pala, magbawa-feature sa'yo. Di ba? Maraming ano, no, Tol? Sobrang daming mong na-experience talaga. Nag-change talaga yung life mo, no? After ng FlipTop mo. Oo, marami ring aral, marami ring pinagdaanan na talagang makakapulot ka talaga ng ano, ng aral na maibabahagi mo sa ibang tao rin na kailangan lang maging ano na, talaga tayo, maging mababa, huwag tayo masyado mapagmataas. Kailangan, ano lang. Anuhin natin yan mamaya, pag-usapan natin yung mga aral based din sa mga experience mo. Pero gusto ko lang, Zait, bumalik mabilis. Nung pagsisimula mo ng rap career, no, etong nagra-rap ka, talagang wala talagang plan. Basta gusto mo lang siyang ginagawa. Oo. Ano yung pinakamalaking kinita mo bago flip? Hindi ko alam na nagpi-freestyle na may tawag pala rin sa ginagawa ko. Hindi ko alam na freestyle pala tawag dun. Okay. Ginagawa ko na yung freestyle dati. Hindi ko pa alam na freestyle pala tawag dun. Wow. Alam mo kung paano, kung gaano kalusog yung utak ko dati. Mm-hmm. Sa isang araw, nagbabasa ako ng 5 pocketbook. Ito yung mga love story, yung pocketbook. Oo, oo. Kasi may mga salita ako na hindi alam, doon ko nakikita. Doon kasi ko nga na, grade 6 ka nga lang. Oo, okay. Tapos nagbasa ako ng comics, sinaliksik ko rin kung ano yung mga salita. Para kung, sa rap? Hindi dahil sa para sa rap, para sa buhay ko rin. Kung okay. Ano yung hindi ko alam, learnings. Gusto ko matuto, nagsaliksik ako. Okay. Ultimo sa pocketbook, sa radyo, sa dyaryo. Magazines. Sa magazine, respect. Lahat ng mga kaya kong ukil-kilin, hinahanap ko talaga kung ano yung hindi ko maintindihan na salita. Ah, ganun pala. Kasi wala namang ginugoogle dati. Oo. Ngayon, gugoogle mo na. Ah, ganun pala yun. Ganun pala. Ah, ganun pala yun. Kaya, nagkaroon na laman yung utak ko rin. Self-taught. Pero iba yung laman ko dati nung nagbababasa ako. Kaya, kayo sa mga rapper, yun ang isa sa mga sikreto. Magbasa-basa kayo kasi pag wala kayong laman ng isip nyo, yung laman lang ng utak nyo, wala kayong nabasa, o yun lang ang lalabas sa bibig nyo. Hmm. Wala. Pero kung kayo nagbababasa, nagsasaliksik kayo, ah, ganito pala yun. Lalabas na matalino ka kasi alam mo yung bagay na yun. Mm-hmm, 'di ba? Mm-hmm. Kahit wala nagturo sa iyo. Kahit wala nagturo sa iyo. Kasi gusto mo matuto on your own, eh, no? Oo, 'di ba? Okay. Yun lang makapagbanggit ka ng mga bagay na hindi mo mababanggit ng mga tambay, oh. Sabihin mo lang, oh, mula compressor, ibinuga hanggang evaporator, normal andaloy kasi may overload protector. Yung mga ganung bagay lang, oh. Hindi ba nararime mo, no? Oo, nararime mo kasi ano, marami ka salita, eh. Tsaka may technique pa ako noon dati sa pag-freestyle. Ako, balang araw ituturo ko sa inyo kung paano. Sa loob lang ng 3 araw, hindi ka kayang tibagin. Gagawa kung gagawin mo yun, ha? Kung magpa-practice ka, mag-judge. Sites, dapat gumawa ka ng, ano, ng masterclass. Para sa, dapat nga, may ganun eh, no? O, yung parang 3 araw nyo lang, 3 episode lang yung papanoorin nyo. Susunod ka nyo lang sa ano, sa lesson na ibibigay ko. Oo, ganun lang. Hindi ka na matitibag kahit saan. Hindi ka makitibag, ano, lalo't freestyler ka. Oo. Kung hindi nga marunong, matututo ko eh. Yung pa kayang freestyler ka na, may karga ka. Loaded ka. Oo. Kahit saan ka dumayang battle, laban ako dyan. Oo. Lahat kasi, ano iba yung confidence, no? Pagka freestyler ka, freestyler, no? Pag, iba talaga yung, ano mo, yung, yung confidence mo na, kaya ko to, kahit kaya nga, kaya nililist, ano, pinupusta ko nga yung rilo ko. Sige, yun na lang meron ka, no? Oo, yun na lang. Tsaka ano, libangan ko na rin. Alam ko, tsaka pag tinignan ko yung mga kalaban, narinig ko ng tumilaok. Kaya to, pag ganun. Marinig mo lang siya nang bumitaw ng isa, alam mo na yun, no? Kung sa'yo, no? Tsaka pag dumarating ako ng rap battle ng mga pre-sell, may dala pa ako antena, iniiwan ko, tutulog ako, tawagin mo ako pag laban ko na. O sige, ito ba? Ganun, no? Oo, ganun. Pagod eh. Mm-hmm. Pagod. Sait, mabilis lang na tanong. Tingin mo, bakit hindi mo siya tinigilan? Ano yung pinaka ROI? Ano yung pinaka panalo sa bawat pagrarap mo? Kasi hindi lahat yun may bayad eh. Oo, kasi yung pagrarap, iba naman yun sa battle eh. Iba yung pagrarap kasi yung battle, hindi naman, ano yun eh, hindi naman yun parang musika kasi ano yun eh. Mm-hmm. Duelo yun eh. Entertainment ano yun eh. Content. Iba yung rap kasi yung kanta mo, yun yung ano mo eh, yung simbolo ng kaluluwa mo eh. Kaya yung mga kanta ko mapansin nyo, di ba wala naman akong kantang ano.
Kaya hindi ko tinigilan din, syempre, yung andun na yun, hilig ko, andun yung puso ko eh. Tsaka hanap buhay na rin, di sa ano. Nakakapagkwento ka ng storya doon. Oo, din, no? Tsaka sa ganung paraan, nailalabas mo yung gusto mo. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Tayo, mga rapper, alam nyo yan. Saan, hindi man tayo kasing lakas ng iba dyan sa mga views na mga, di ba? Pero alam ko na may mga nakabaon sa ano, mga solid na sa atin talaga. Tsaka nailalabas yung story, eh, no? Iba yung pakiramdam nun, eh, no? Diba yung nga, parang kay Boss Ari ko yata narinig yun na ano, yung mga negro nung mga unang panahon, mm-hmm. sarap nila na ilalabas yung ano nila. The black people, yeah. Mm-hmm. Doon nila mm-hmm. na ilalabas, sarap yung mga gusto nila. Diba, yung mga manunulat na mga libro, diba, sa libro nila na ilalagay. Yung mga kulturo naman ng mga negro, doon sarap nila na ilalabas yung ano nila. Mga hinaing. Oo, doon nila na i-express, oo, no? Yun yung type of music. Oo. Na in-adapt natin. And syempre, buhay na buhay din yung hip-hop sa Pilipinas, of course. Diba? Syempre, oo. Sight, mabilis lang din. Okay, pagdating mo sa FlipTop, nung unang lumabas yung battle na yun, syempre maraming galit, maraming nakikipagtalo. I mean, maraming, hindi naman nakikipagtalo, maraming galit at the same time, maraming nag-hate sa'yo. Paano mo siya tinanggap? Paano mo siya prinoseso? Kailangan eh, kasi pinasok mo yung ano eh, pinasok mo yung mundo na yon, dapat handa ka. Mm-hmm. Pag pumasok ka sa isang ano, pumasok ka sa isang laban, dapat alam mo kung ano yung kahihinatnan, kung ano yung magiging takbo sa loob, alam mo na. Kaya hindi ko naman sila ano masyadong pinagpapansin noon kasi ano. Iba naman mission mo eh, no? Iba naman mission walang mo. Walang iniwan niya sa battle eh, di ba? Tinira ka ng kalabang mo freestyle. Ito, lahat ng masasakit sinabi na sa'yo. Wala ka na magagawa, nandun eh. Mm-mm. Balikan mo siya. Ribatan mo na matindi. Mm-hmm. Mas mag-isip ka pa na mas magaling pa rin sa ano. Sa binigay niya. Oo. Kaya kailangan, pagka kinutya ka ng ganun, pag pinansin mo yun, wala ka. Laglag ka. Kaya kailangan, tataga mo yung ano. Hindi mo indahin, diba? Eh, no? Oo, huwag mo indahin. Sa totoong buhay nga eh. Di ba? Mas matindi pa rin yung mga dinanas ko eh. Eh sarap, rap-rap lang naman yan eh. Diba? Tirahan lang naman yan eh. Yung totoong buhay na pinagdaanan ko kung talagang ano. Baka wala pang kalahati ng ano eh. Round 1, sumuko ka na. Diba? Yung round 1 ng mga ano, no? Pinagdaanan mo, no? Oo, sa totoong buhay, no? But yeah, ito yung ano, ito yung patunay na talagang meron mapupuntahan pag hindi ka titigil. Marami pa kaming pag-uusapan, marami pa kaming babalikan. Magbe-break lang muna kami. Kasama pa rin natin si Zaito. Ito yung paborito niyong podcast, yeah! DOUGBROCK Radio. What is up, cyberspace? DOUGBROCK here. Maraming salamat sa panonood, ah. Kung nagustuhan niyo yung episode na to, huwag niyong kalimutang i-like yung video. Pwede rin kayong mag-comment. Syempre, mag-subscribe na rin kayo. Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa lahat ng shows namin. DOUGBROCK TV. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. Nandito pa rin kayo sa DOUGBROCK Radio. Kasama pa rin natin si Zaito. Yo, para sa mga nanonood, shoutout sa inyo. Naka-premiere to ngayon sa YouTube. Lahat ng nandiyo dyan sa live chat, shoutout sa inyo. Sa mga nanonood sa Facebook, shoutout sa inyo. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe. I-hit nyo yung notification bell para updated kayo sa mga podcast na parating at sa lahat pa ng mga content na ilalabas ng DOUGBROCK TV. Yes! Balik tayo sa site. Tol, okay. Pag-usapan natin yung pagpasok mo sa FlipTop, yung mga naging buhay mo dati. Pero, balikan din natin, Zait, yung naging buhay mo sa pagtitinda ng remote. Kasi yun talaga yung naging hassle mo na matagal, eh, no? During... Oh, pero hindi naman hassle, Dolby. Wala. Kanya-kanya tayong diskarte, eh, di ba? Oh. Yung iba nga dyan, nagtitinda pa ng iba, eh, di ba? Yung ibang rapper, sa palengke din, eh, di ba? Oh. Diba? Diskarte lang, kanya-kanya diskarte tayo. Kasi yung pagre-remote, malaking tulong sa akin yun. Kasi wala naman ako natapos sa pag-aaral, eh. Pero kailangan akong kumita ng parang nag-o-opisina dahil may mga obligasyon ako. Anong mo doon? Kwentuhan mo nga kami. Anong kinikita mo doon? Paano ka kumikita sa alam pagre-remote? Alam mo kasi, nung at pumasok na ako sa pag, ano, pag, sa responsibilidad. Okay. Doon ko nakita yung halaga ng pera, ng barya, ng ano, kailangan, kasi nag-construction ako noon eh. Mm-hmm. Hirap. Mm-hmm. Binilang ko eh, parang, kumikita ako sa construction ng parang 250 isang araw, labor. Mm-hmm. Di, sa loob ng 8 oras, magkano ang, parang 38, ganun. Mm-hmm. O ano, basta.
Kailangan sa loob ng isang oras, kumita ko ng 38. Gano'n, o 40, 50, palagay mo ng gano'n. Mm-hmm. Para mas mahigitan ko yung ano. Construction mag, work. Para hindi ako pagod. Ang ginawa ko, nagkaroon ako ng pera, pumunta ako ng Visoria. Mm-hmm. Ano kaya pwede ko itinda? Kasi sanay ako sa pagdala ko eh. Mm-hmm. Nagtinda ako ng dyaryo, di ba? Oo. Pagpunta ko ng Visoria, nakita kay mama, ang dami yung bit-bit na antena. Ano to yung baron antena? Imitation? Mm-hmm. Pero ano... Pero malinaw din. Hindi, pare. Malabo. Nag-assemble nga ako na sa akin. Oh. May nakita ako rung ano eh. Kasi ang channel 2, oh, hirap talaga makuha ang channel 2 noon. Oh, mahirap kasi, perfect yun. Pero yung paninda kong antena, pag hindi ko napalinaw yung channel 2, sa totoo lang ha, sa tagal ko ng pagtitinda ng antena, ako yung nagbigay ng reception sa channel 2, sa totoo lang. Oh? Sa tagal-tagal ko nagtinda tuloy, ilang taon ako nagtinda. Oo. Oh. 2001 hanggang... di ko na matandaan kung anong taon na akong... 89 nakikita pa kita nag-umiikot. Oo, 2009. Ay, 2001 ha, 2010. Naglalako pa ako niyan. Oh, 9 years. Oo, palagay mo na lang ng 7 taon na lang. Mm-hmm. Sa araw-araw na mga kinakabit ako ng antena. Pinalinaw ko yung... Pag hindi napalinaw yung channel 2, kasi talaga sa totoo lang, hirap ang reception ng channel 2. Yun yung yabang mo dati? Oo, pag hindi ko napalinaw, libre. Okay. Kasi yung baro na yun, hindi naman lumilinaw yung TV namin. Sabi, malinaw. Hindi naman pala. Ay, ito, pag hindi ko napalinaw, sa inyo na lang. Mm. O, di ba? Mm. So, akit ka ngayon sa Subong. Bayad sila ngayon 250. Siyempre, gustong-gusto ko pag bumabagyo. Pag bumabagyo, boom! Lahat ng mga antena, wasak! Kaya ang yabang ko niya, pag lumabas ako, antena, oy! Di ba? In demand ka, no? After oo, bagyo, siyempre. No? Pero ngayon, meron ng ano eh. Meron naglumabas pa yung ano dati, di ba? Nag-cable na, nakalabang ko ng cable. Tapos naglabas pa yung ano, yung maliit na ano. Yung mga box. Oo, yung mga box, di ba? Pero, salamat sa karanasan ko na ron. Kahit pa paano, di ba, na nakita ko lahat ng klase ng tao, nakasalamuha ako sa daanan, kung anong klase. Kaya paghaharap pa lang yung tao, alam ko na kagad kung anong klaseng kartada eh. Oo? Oh? Alam ko na agad kung anong di ka pa nagsasalita, alam ko na kung anong tarasa meron ka, kung anong klaseng sa dinamis, isipin mo to la, ilang taon ako sa lansangan mula bata ako, nasa lansangan na ako. Oo. Ang professional pag nagsalita, alam ko kagad kung panggap o hindi. Mm-hmm. At alam ko kagad kung ang tarantado, kahit di magsalita, kahit magbait-baitan yan, alam ko kung tarantado talaga yan, kaya malakas ang ano ko, yung pakiramdam ko sa mga ano. Sa tao? Oo, sa tao. Kung, kaya pag kakausapin ka pa lang ng, alimbawa, meron kang ano, oh, meron kang, ay, si ano nga pala pare, ito si ano, ay, ano yan, ano yan. Hindi mo na kailangan sabihin, na-scan ko na yan, tol, na ano, nabasahan ko na kagad yan. Yan yung dala mong experience? Oo, isipin mo lahat ng klase ng ano. Lalo na yung mga nagbabait-baitan, tapos yung mga ano, yung... Di ba? Hindi ba kasi magbait-baitan, tarantado ka, di ba? May mga ganun na ano eh. Pero malaking bagay sa akin na natutunan ko sa buhay yung ganung klase ng ano, ng naranasan ko kahit papaano. Malaking tulong sa akin siyempre. Kahit papaano sanay ako sa ano, high tide, tsaka low tide. So nakita mo lang yun sa ano? Nakita mo lang siya sa isang naglalako sa Divisoria? Oo, ginaya ko. Ginaya mo siya? Oo. Oh, ano nangyari? Inalam ano ko yung presyohan. Oh. Ito ha, para sa kaalaman nyo. Ngayon, wala na naman sigurong ano. Pero baka masira yung mga nagtitinda ng ano eh. Hindi, syempre hassle yun. Eh, alibawa, ito ha. Oh, papaliwanag ko na agad. Magkano benta ng remote? 150, 200 yun. Yung single ha. Oh. Hindi universal ha. Oh, 150, 200. Sabihin mo na puhunan nun. Ito lang. Eh kung pupunta sila mag-isa sa Divisoria para bumili nun, ganun din naman yung ganun mga gastos naman. Eh. Oo, sa bagay, ganun diba, din naman. Diba convenience tama, yung tama. Pinapalit mo eh. Paglabas ko ng gate, pwede ko na bilhin yung... Tsaka pagpunta baba ng Divisoria, matitesting mo sa TV mo. Oh, exactly. Diba? Oh, diba? Kasi pag sinabi ko sa'yo, oh, kaya ko bilhin sa Divisoria yun. Oh, sige, dali mo yung TV mo dun. Pag binenta mo yung remote, meron kang nakaatang na responsibilidad. Oh. Bibili namin yung remote, 25 pesos. Sony, Sharp, Samsung, Panasonic, LG, Gold Star, Daewoo, mga remote, 25, 35, ganun. Yung universal, ang puhunan namin dun, 65 to 70. Okay. Ngayon, yung single na Sony Sharp, na 25 ang puhunan o 30, ibibibenta namin sa mga tao yun ng 150. Mm-hmm. Pag tumawad, 100, pasok na. Mm-hmm. Ikaw naman maglakad maghapon. Oo, diba? Diba? Tubo ka 75. Mm. Babaratin ka pa. 60, 70 na lang. Oh, kasi alam din ng iba ng ano eh, diba? Pero hindi nyo alam yung hirap, yung pagod eh. Tapos doon ako nabibisit sa mga barat eh. Yung universal remote, lahat ng klase ng TV.
Mm-hmm. Meron mga magre-remote na hindi tinuturo yung code. Mm-hmm. Kasi lahat ng mga TV may code. Yung kabisado ko lahat ng code ng TV. Ano code ng Sony? Sony 003. Pasok ko yan. LG. 010. Ay, nakabisado nga. Oh, 010. Goldstar yan. LG tol, Goldstar yan eh. Pag Universal kasi 045, talaga. 045, 054. Depende kasi sa anong. Ngayon may mga LG na flat screen. Dati kasi yung mga teka-teka na TV na ano. Iko-code mo muna yun sa Universal remote para kumapit. May mga nagtitinda na hindi tinuturo yung proseso. Long press ng set, tapos power. Pag umilaw, pindutin mo yung code. Tatlo. Meron dyan technique. Ito technique dyan. Pag hindi gumagana yung remote nyo, Universal ha. Set, power, umilaw. Pindutin mo yung tatlong zero. Pag gamit yung Changhong, yung puti na ano. Changhong na, Set, power, umilaw. Di na mo yung set. 3 seconds, di na mo yung power. Iilaw yun, steady ilaw nun. Pindutin mo yung tatlong zero, mamamatay yun. Di back to zero ka. Tapos set, power, umilaw. Tapos pindutin mo yung volume. Bilangin mo sa volume. 1, 2, 3, 4, 5. Lumabas yung volume. 005 ang code nun. Ah, doon mo malalaman kung ano yung TV. So, kung hindi mo alam yung TV, kung ano yung code ng TV, merong reset sa remote para malaman mo kung ano yung code. Kunyari, pumasok. Set, power, nag-set. Hindi mo alam yung TV, walang pangalan. Remote mo. Nag-back to zero ka, tatlong zero muna. Tapos set, power. Volume up, 1, 2, 3. Gumana. Pangatlong pindot, lumabas yung volume up. 03 yun. Sharp yun, 003. Pag, sa ano, volume mo lang ina-ano, no? 1, 2, 3, 4, 5 lang. Marami, mahaba yung tool. Sa bagay. 236, 237, 238. Pag pumasok ng 238, 238 yung code nun. Tanginang yan. Nun. Kailangan mo i-track yung volume. Oo. Kaya. Yung 200 times. Oo, hindi. Ganito technique dyan. Tangina, magbabayad na lang ako ng ano, ng hindi. Ng 250 kaysa hindi. Ako maghanap. Pero alamin mo yung pagturo kasi minsan pag natanggal ang battery, hindi na gumagana. Reset mo na naman. Marereset na naman kasi China-China, ano yun eh, no? Marereset yun. Kaya kailangan, discarte ron, tandaan mo yung code, magpaturo ka sa ano. Meron mga magre-remote kasi pag alam na barat yung bumibili, yung mga magre-remote, hindi tinuturo sa kanila, bahala ka dyan. Ngayon, kami para naman nagdala ko, no? Uy, ano, set mo naman yung remote ko. Kahit hindi sa'yo binili, ay, no? Meron kami mga taranda, ay, sira na yan ate, sira na yan. O, ito na lang sa'yo, bibigyan mo ng 25, akin yung 60 mo Universal. Kasi may order sa akin to eh. O, sige, bigyan mo lang ako ng 50 pesos, sa'yo na yan. O, di may 50 pesos ka, tapos napaganda pa yung remote mo. Pero 25 naman, lang yun, binenta mo lang ng 50. Pero akin na yung remote niya, yung Universal. Oo, yung kapalit. Oo. Kasi pag may Universal ako, laban ako dyan. Kahit minsan luma na, kasi buo pa to ba? Kaya pa to. Kahit na anong TV kasi yun, maganda pang testing mo. Meron kasi mga TV, pag lubog na yung pindutan, hindi mo na magagamit yung volume, hindi ka na makapag-video. Kasi dati, usap pa yung ano, di ba? Behes-hes, di ba? VHS. Hindi mapapindot yung audio-video, di ba? Hindi mo na magamit yung volume, di ka makapag-video okay, di ba? Uso pa nun dati yung mga, ano eh, VCD pa eh, di ba? Tapos DVD, pumasok. Oo, DVD. Di ba? DVD, di mo ma-open-close, wala na, sira na yung ano. Lahat yun, nagagawa lahat mo, yun, no? Nagagawa ko yun. Lahat, basta may sensor. Basta may sensor. Basta may sensor. Pag wala sensor, syempre, walang reception. Oh, wala. Meron nga yung DP hit na ganun. Oh, ginawa mo may rin yun. May sensor din yun. Minsan meron ganun na may sensor. Parang analog pero medyo digital na rin. Ito pa, minsan naglalako ko ng antena. May makikita ka mga bahay na ang labo ng TV. Mali kasi yung kabit. Pwede sila masunugan dun. Kaligid yung wire. Tapos ano, minsan... Makikita mo yung mga bata. Minsan naaawa ako minsan pag nakikita ko yung mga bata na nanonood sa labo. Yung ginagawa ko, inaayos ko ng libre kahit walang bayad para lang makapanood yung mga bata na maayos. Maayos, eh. No? Kasi parang konsensya mo yun eh. Nakikita mo yung mga bata na nanonood eh. Kaligayahan ng mga bata yung manood eh. Tapos alam mo naman na paano gawin yung alam sira. Alam mo naman na oo, na may magagawa ka naman eh. Maliit. Si Lord na bahala. Kaya malakas ang pananampalataya ko noon. Pag bumasok ako ng subdivision, kahit pinasok na yun ng 10 magre-remote. Sasabihin ng gwardiya, ay may pumasok na rito, wala ka na mabibenta dyan. Oo. Malakas ang pananampalataya ko. Pag pinasok ko yan, paglabas ko, magugulot yung gwardiya, wala na akong dalang. Nabenta mo lahat. May experience pa ako dyan na ano, na talagang sasabit pa ako. Salesperson ka talaga, tol, no? Tingin mo kahit ano kaya mo ibenta, basta gusto mo ibenta. Pumasok nga ako sa hotdog eh. Hello ma'am sir, magandang araw. Ako nga pala si Zaito ng San Miguel Campo Carne. Meron po kami one day promo sa lugar nyo, yung special sesame hotdog. Pag nilabas po namin sa market to ma'am, magbipresyo siya ng 450 per kilo. Mataas kasi, masarap po kasi. Pero ngayon dahil under promo kami, mabibili nyo siya ng 149 per kilo. Ang kinaganda niyan ma'am, pag bumili ka ng isang kilo, bibigyan kita ng limang baon ng libre.
Sales talk ganun talaga. Ganun ka bumanot dati. Ma'am, sir, magandang araw. Di ba? Kaya sa lahat ng mga ano dyan, uy, eto maganda, pare, eto. Okay. Mabanggit ko lang, ha. Iba na ang negosyo natin ngayon, siyempre. Shoutout nga pala sa Adelix Trading Corporation. Sa lahat ng mga gustong magnegosyo ngayong 2023. Eto na, pare. Okay. Kontakin nyo lang si Paring Douglas para sa impormasyon. Ayan. Sa halagang 1.2 million, meron ka ng gasolinahan. Mag-isip ka nila ng lalagyan mo sa bakura mo dyan. May gasolinahan ka na. Sa Adelix, siyempre, ang kinaganda niyan, kalahati muna ibigay mo, tapos yung kalahati, hulug-hulugan mo na. Nag-ooperate ka na, tsaka makuhulugan yung balance. Oo, ganon? Tapos, ang kinaganda pa niyan, pare, mas mababa ka. Sa ibang gasolinahan? Oo, sa ibang gasolinahan. O yan ah, may negosyo si Saito. Baka gusto nyo lang, eto, pakita naman ni maglalagay pare, maglalagay kami ng detalye sa baba kung gusto nyo, ma-reach out kami kung paano yan. Si Saito bahala mag-ano sa inyo, magpaliwanag. Kung kailangan nyo ng meeting, kung paano yan, professional, may haharap sa inyo. Kontakin nyo siya. Kontakin nga para tapos kontakin mo isang mataas sa atin doon para message lang maipaliwanag. Magandang, kung ako lang talaga may ano, pera, kahit limang gasolinahan. Alam nyo naman, may mga lugar na hirap ang gasolina. Diba? Tsaka hindi yun nauubos yung may kailangan ng gasolina. Oo. Kahit sa bukid, kailangan yun pang pump ng tubig. Alam mo yun? Diba kahit sa pinakaliblib na lugar, kailangan nila ng gasera. Gasolina pa rin yun eh. Isipin mo, 1.2 million, meron kang gasolinahan. Sa loob lang ng ilang buwan, balik agad yung puhunan mo. Di manganganak ng isang gasolinahan uli yun. Magkano ka lang ng ganun. Kaya, ito payo lang ha. Ako, dumaan ako sa lahat ng pinakamaliliit na klase ng negosyo. Nagtinda ako ng dyaryo, Abante, Bulgari, Mate, People. Taglako ako ng mga kung ano-ano dyan. Ultimo yung mga lobo sa divisore. Lahat yan din. Kaya pag nagnegosyo ka, syempre tayo mga negosyante, ang piso, pag pinuhunan natin, gusto natin ang balik niyan hanggat maaari 5 piso. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Kasi pagod, pamasahe, pagkain, ganun yan. Pero etong negosyo na to, kaya pag yun palagpasin, pag ano, ako tip lang. Message lang kayo, guys. Oo, message lang kayo. Anyways, Sait, nung bakit may nalisan yun? Ano na yung sitwasyon mo nung umalis ka na sa pagre-remote? Siyempre, nag-aral ako eh. Refrigeration, air conditioning. Oo. So, mas malaki na yung kita ngayon sa paglilinis ng aircon. Kaya ako nagtinda ng remote antenna para matususan ko yung obligasyon ko. At the same time, mapag-aral ko yung sarili ko kahit vocational lang. May natapos ako. Diba? Para maitaas mo yung estado ng buhay mo. Oo. Kahit sabihin mong wala ka mang mataas na natapos, pero yung abilidad mo, malaking bagay yun. Matuto ka sa air conditioning. Mm-mm. Diba? Electrical, mga ilaw, mga kumpuni sa bahay. Ano mo kung masusunog na pala kayo, di nyo alam. Diba? Wala kang kaalam-alam. O diba? Iba rin yung kaalaman na talagang magagamit mo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Anong ano mo nun? Anong mindset mo nun? Bakit pinili mo mag-aral kahit may anak ka na, may obligasyon ka na that time, tapos alam mo naman na lipas na yung panahon, ang tagal mo nang hindi nag-aaral, pero pinili mo pa rin na kailangan ko talagang mag-enroll eh. Kailangan kasi ano eh. Siyempre, ano. Nangarap din ako talagang ano. Kung di ako nag-rap ngayon, baka nag-ibang bansa ako siguro. Baka nag-technician ako ron. Tapos kung mag-technician, pipilitin ko talaga sa mampang kahit na ano. Basta gusto ko makakita ng ano. Siguro nga, mas maigit akong ganun eh. No? Nag-ano ka na lang, magiging sa tahimik na buhay. No? Pero, hindi pa naman huli yung lahat. Ano. Iba kasi pag may alam ka rin eh, hindi ka tatanga-tanga. Paggawa ka ng aircon, hindi mo alam, niloloko ka ng technician. Oh. Uy, nag-aaral ako, alam ko yan. Diba? Pwede kang. Tsaka yung may alam ka sa kuryente, malaking bagay yun. Kasi araw-araw na ginagamit ang buhay natin yun. Hindi mo alam, sa maling gawa mo lang, pwede kayo masunog, diba? Mm-mm-mm. Sa ilaw lang, o sa mga electric fan, malaking bagay. Basta sa mga motor, pag nag-aaral ka ng rep aircon, lahat ng mga motor, basta mga ano. Utol Sites, ano pa yung mga ano mo? Mga work experience na pwede mo i-share bukod dun sa pag-aircon. Ayan. Or yung mga ano, mga nakasalamuha mo, mga experience mo sa aircon, sa remote, or kahit anong work mo na pwede mong i-share na naging lesson, naging valuable sa'yo, na bit-bit mo yung experience na yun or kung nakakatawang experience. Oo, marami. Kaya ano lang eh. Sige. Estudyante ako, mapusok ako eh. Nakita ko yung teacher ko, tinanggal yung aircon, di ba? Hindabad yung mga wire. Ano sira? Ito, tinester. Tapos pagbalik, gumana na. Galing. Ngayon, ito naglalako ako. Experience namin ni Beware. Mm-hmm. Antenna, remote, may tumawag sa akin si Beware. Mm-hmm. Sites! Uy!
Pinaka ko ng remote. Ganun. Ay, gumana ng ano ko eh, ng TV ko eh. Tsaka antena, bumili si Bieber sa akin. Eh, estudyante ako ng TESDA. Alright. Gusto ko, mahasa ko kagad yung kaalaman ko. Oh, siyempre, pinapakinggan mo siya nung bata. Bieber yun eh. Shoutout sa OG. Tsaka magkaibigan na kami nun, ano ah. Pumupunta sa Las Piñas yun eh. Oo. Di, eto na ano. Napagana ko yung antena niya, taka TV. Gumana, luminaw. Sabi ko, baka may sira kang aircon dyan. Gumagawa rin ako, oh, sakto sira yung aircon ko. Di, eto na ano. Nilabas yung aircon niya. Kinalkal ko, ginaya ko yung... Estudyante pa lang ako, ginaya ko yung share ko. Pagtanggal. Teka lang, nagbebenta ka ng remote, bibili si OG Beaver ng remote sa'yo. Nag-aaral ka palang mag-ayos ng aircon. Estudyante pa lang ako. Estudyante ka palang, inayos mo na yung aircon ni Beaver. Oo. Mga na. Di, eto na. Experience nga eh. Okay. Pagsaksak ko, boom, pumutok. Namatay lahat ng ilaw buong subdivision to. Nag-short lang. Nag-short. Di, eto na, nabumili. Sabi ko, ay, sira yung fuse nyo. Bumili ng fuse. Ang dami. Sabi niya, tol, ang dami naman bibili natin fuse. Bakit ang dami naman? Baka sira yung fuse nyo. Wala pa nga akong alam eh. Hindi ko pa alam yung safety breaker na bumababa. Nag-trip up. Hindi ko pa alam yun eh. Tapos dami ilang, yung bilhin. Teka, ilang araw ka pa lang yata pumapasok ng invento ka na, no? Oo, ganun. Mga 2 weeks pa lang ako nag-aaral. Parang ganun. Tapos, sira, ano? Sabi niya, sira pa na. Laki ng nagastos ko sa site. Hindi, ganyan talaga yan, tol. Kasi ano, gano. Parang, yung pala doon lang sa breaker, iaangat mo lang pala yung breaker. Lang yao. Nag-short lang, no? Bumaba lang, no? Pinalitan nyo lahat ng fuse. Hindi, ito na, no? Nag-aaral pa rin ako. Tapos meron ako naging kaibigan. Okay. Ang kanya daw, tatay niya, kapatid niya, mga anak niya, technician, aircon. Mm-hmm. Ang ugali ko noon, parang hindi nasasayang lakad ko. Habang naglalakad nga ako, naglalagay ako ng paskil rep, aircon. Nagpapaprint talaga ako, ginagastosan ko, nagpapako ako ng mga ano dyan. Linis aircon. Para tatawagan ka. O, bumili na ako ng pressure washer ko noon. Siyempre, ang linis ng aircon, isipin mo, 500. Paglalako mo, kikitain mo kaking 500. Isang araw, dalawang aircon, makalinis mo, dissolve na araw mo. Di ano, no? Above minimum ka na, doble minimum ka na, di ba? Tapos di, ano, pag nagawa ko yung aircon, di boundary ka na agad. Ang ginagawa ko, naglalagay ako sa mga ano, ipapaskill ako sa mga ano, kaya may tumatawag sa akin. Ngayon, yung isang kasama ko, sinama ko, tol. Pag may gawa ako ah, gumagawa ka pala, eh kulang pa ako sa gamit, siya kumpleto sa gamit. Okay. Pag may tanggap ako ah, kasi ano eh, minsan karga ng free yun, palit compressor, kailangan ko ng, oh sige, walang problema. Di, naging magkasama kami. Oh, may partner ka na ngayon. Oh, di, eto na no. Meron kami naging customer, may customer ako. Ayaw gumana ng ano, ng aircon eh, ayaw gumana ng panmotor. Ayaw gumana ng panmotor, pero yung compressor gumagana. Kinalkal niya, pag-alkal niya ng kalkal niya, umusok, tol. Parang hindi na gumana. Oh. Ay, ganito yan. Te, panging down payment. Eto, ginawa sa pera. Pagka down payment, binisyo. Oh. Main. Tapos, iniwan na ako dun, tol. Oh. Iniwan na ako dun. Oh. Asan yung kasama mo? Sabi sa akin, police pala yung may-ari. Oh, kaya patay. Naka-uniforme, lumabas. Oh. Ako, ayoko nang niloloko kami rito. Oh. Sir, pasensya na po. Inamin ko yung totoo. Sir, estudyante pa lang po talaga ako. Sumasama lang ako doon para matutor. Nilabas ko yung notebook ko. Oo. Binalikan ko yung pinag-aralan ko. Tapos, ano, troubleshooting, tinigdan ko ron. In-explain mo sa kanya na estudyante ka lang. Estudyante lang ako. Hindi mo alam kung nasa na yung kasama mo. Ganon. Oo. Tapos, dinala na yung pera. Di, ito na, ginaya ko yung... Kasi may bilang yan eh. Sa mga wiring, may low, medium, high, auxiliary, common, papunta sa compressor, papunta sa capacitor, papunta sa common running, starting ng ano. Tinignan ko yung libro, yung notebook ko. Ah, ito yung tama yan, ito yung tamang... Buti niya. Nagsulat ka ng lessons, no? Oo, syempre. Talaga. Kailangan eh, oo. Tinignan ko yung mga ano ko, ito, yung common, ito, starting, running, low, medium, highest resistance, binilang ko sa tester, mataas na resistance reading, papunta ng common. Tapos ito, papunta sa switch, line 1, line 2, ganyan. Kinabit ko ito, napaghahanap ko. Mm-hmm. Natuwa sa akin yung ano. Police. Oo, nirekomenda pa ako sa kapatid niya na parang may asawang Amerikano, ang daming aircon. Diba? Yun yung blessing tol ng sitwasyon, diba? Oo, tapos yun. At least pinanindigan mo, pwede mo rin kasi takbuhan na lang din yun eh. Oo, kasi naiwan ka na eh. Oo, mahirap kasi naglalako ako eh. Oo, siya, pwede siya magtago eh. Oo, oo. Kaya ako naglalako ako, di ba? Pangit naman, tsaka nakakakonsensya naman yun, di ba? Tama din. Okay na, napagaan ako. Narecommend pa? Oo, nabigyan pa ako ng biyaya. Yun ang kinagandahan nung pag hindi kayo gumawa ng masama sa kapo, may balik na maganda yun. Yeah. Pagbigay sa akin ng ano, nanganak nang nanganak yun tol. Yung pagbigay sa akin ng maraming aircon yung bahay, taranta ka sa dami ng aircon, pinalinis sa akin lahat eh. Mm-mm-mm. Tapos natuto ko hanggang sa
nag-fast break pa ng ibang trabaho yun. Oo. Hanggang sa ano yun, napakinabahan ko yung kaalam ko kahit papano, nakabili na ako ng tools ko. Oo, oo. Tapos nung nag-tools na ako, may sarili na ako, nagtayo na ako ng home service sa sarili ko sa bahay, nagawa na rin ako. Hanggang sa nag-rap na ako, nakilala na ako sa rap, hindi na ako nagawa. Okay. So yun yung ano mo, yun yung medyo napalaki mo after ng ano ng remote, medyo yun nagka-pressure washer ka. Oo, nagkaroon na ako ng flaring tools, nagkaroon na ako ng tester, manifold gauge, map gas, lahat. Yung mga ano, yung mga tawag dito, yung mga pangkarga ng Prion, di ba? Lahat ng mga yun. Oo, Prion tank, tapos yung ano yung gauge nga, Ang angas na ano tol. Ano yun, parang chinaga mo unti-unti kada kikita ka, bibili ka ng gamit. Oo, pa isa-isa. Tapos pag may nakita kong ano, nadadaanan ako ng air conditioning shop, pinapanood ko yung gumagawa hanggang sa nakakuha ako ng technique, ganito pala yung ganito. Mas madali yung ganito, gantong flashing, yung mga ganun. Tapos nag-OJT ako dyan sa tropa, sa Pilar. Okay. Ayala kami, home service. Kaya marami kang matututunan. Kaya yung mga tao na sinasabing wala silang pag-asa sa buhay, wala silang kalokohan yun. Saliksikin nyo yung kaalaman nyo, magsaliksik kayo, tulungan nyo yung sarili nyo kasi walang ibang tutulong sa inyo kundi sarili nyo rin. Maghanap kayo ng, hindi mo pwedeng sabihin walang paraan, walang ano kasi ganito mahirap ang buhay. Hindi, kumilos kayo. Mga ipis ka na buhay sa gitna ng mga kuweba nilang ano, di ba? Kayo pa tao, may mas matalino kayong pag-iisip, 'di ba? Mas malawak yung kaalaman nyo. Saliksikin nyo. Bigyan nyo ng ano ng laman yung husay nyo, pagganahin yung utang nyo. Oo, 'di ba? Kung ano yung patay na materyales sa katawan nyo, buhayin nyo. Patay na materyales sa katawan. Pero totoo sa it, no? Parang at the end of the day, ikaw at ikaw lang din talaga, no? Oo. Kahit anong pag tinanggap mo yung sitwasyon mo yun, dark, wala na ang gandong ano lang, yun talaga mangyayari. Pero kung talagang kikilusan mo, talagang may resulta yan eh, no? Basta wala ka lang agrabyaduhin talaga. Yun ang pinaka-ano rin kasi pag may balik yun, tol, pag nanloko ka ng kapwa mo, may balik yan. Mas mahigit-higit pa. Kunyari, nakita mo, yung kahit sabihin mo, 10 piso lang yan, kinuha mo sa kanya eh. May balik yun. Mas matindi pa. Na alam mong kasalanan, ginawa mo, mas masakit pa rin yung balik sa'yo. Diba? Kaya, yeah. Huwag tayong pasilo sa maliit na bagay. Yeah. Never. Pera, tol, wag. Mismo. Sayang yung, siguro naman mas mahal ka, mas mahal yung pangalan mo kaysa sa kung magkano. Oo, tsaka hindi na lang, yung budhi mo na lang eh. Kahit huwag na yung pangalan mo, yung budhi mo na lang sa kalooban mo na, kahit na ganito man lang ako, di ba? Patas ako. Oo. Di ba lang ikaw na yung nakawan? Huwag ka na lang, ano, di ba? Di ba lang ikaw na yung gulangan? Huwag ka lang manggulo ng kapwa mo. Yeah. Tingin mo, Sait, kung hindi ka rapper, ano ka ngayon? Malamang nasa ibang bansa ako, trabaho ko ron. Siguro kung di ako technician, siguro magninegosyo ko, ganun. May mga ano ka, may mga kababata ka dati na nakakasama mo pa ngayon? Oo, meron pa naman. Pero iba kasi yung lugar na kinalakihan namin eh. Talagang ano rin eh, kanya-kanyang diskarte talaga ron. Struggle. Kung wala kang diskarte ron, kawawa ka. Saan ka lumaki? Dasma. Okay. Area. Cavite ka talaga eh, no? Cavite talaga. Pero ito, BF Homes, BF Resort, CA, Pilar, lahat yan talaga nilalakwa mo, no? Galugod Golden yan. Gate. Ginagawa pa yung mga subdivision, pinasok ko na yan. Ano talaga site, no? Icon ka rin sa South, no? Kilala ka ng marami. Oo, kaya nga iba, ayun, si Zaito, sukay ko sa ano yan, di ba? Oo. Kaya kilala na ako ng iba bago ko pang naano to. Kaya yung mga solid na sinasabi na ano, uy, ako yung bumibili sa'yo ng antena, mas higit kong pinapansin yung mga ganun na kasi nakilala nyo lang ako, eto na ako eh. Uh-oh. Iba yung tao na nakilala ako noong umpisa pa lang na talagang wala pang ano, kumbaga sa mga nalika, wala pang panimula. Wala pang panimula, eh, no? Nandudong ka na, no? Pero ang galing din, kasi kung titignan mo, Zait, I mean, sa dami mo rin pinagdaanan, pwede kanyang ilagay sa mas anong sitwasyon eh, mas mahirap eh. Pero tinan mo, nasan ka ngayon? Kahit pa paano, di ba? O, kahit pa paano, syempre. Tsaka hindi, nasa sa'yo naman yan, nasa sarili mo naman. Kung gusto mong pahirapan yung sarili mo. Papasok ka rin sa problema, di ba? Nasa sa'yo pa rin yun eh, no? Oo, nasa sa'yo naman yan eh. Kung gusto mong manatili sa ganong klase ng pamumuhay, nasa sa'yo yan. Kung kaya mong umunlad, kaya sa lahat ng mga tropa natin dyan, kung gusto nyo ng ganyang buhay, hanggang dyan na lang tayo. Kumilos tayo kahit paano, may pag-asa, kapakapa tayo. Yung langgam nga, nakakalakad, nakakarating sa malayo, ang liit-liit eh. Di ba? Kumikilos kasi sila. Wow. Di ba? Wow. Ganun lang. Sait,
sa dami ng ano, sa okay, marami kang ginawa. Punta naman tayo sa battles. Oh. O, balik tayo sa pagiging rapper mo. Sa rap, sa battle muna tayo, tol. Ano-ano yung mga na-experience mo doon na hindi mo, na pwede mo i-share? Yung mga nakakatawa, mga experience with rappers, or mga out of town, or mga preparation mo sa battle. Yung mga pwede mo i-share na hindi namin nakita sa internet dati. Na mga experience mo. Ang experience ko lang naman sa ano, pero ano eh. Gaya rin ng iba, gaya rin ng nararanasan ng iba dyan. Ako sa practice siguro, mas gusto ko yung lugar na ano, yung mas nakakatakot. Yung, paano? Yung magubat, masukal, sasagingan. Yung talagang makakita ka ng white lady o ano mam. Kasi pag habang nagpa-practice ka at nagpakita sa'yo yun, matatakot ka eh. Pero pag hindi ka natakot, tataasan ka ng balahibo, mas lalakas yung mga pyesa mo ron. Kasi ano pa pagka... Battle na, wala na. Okay. Kasi pag nakita mo, nagpa-practice kami, nagparamdam. Kasi tayo mga ano, matatakotin tayo mga Pilipino, di ba? Pero totoo na may nakikita tayo. Mayroon tayong mga, sabi natin, tawag na ito yung parang namalikmata ka o ano man. Mm-hmm. Pero may nagpapakita talaga, alam mo yan, di ba? Pero pag bumunta ka sa ikaw, pag-practice ka, bumatil ka sa pinaka-gitna ng cementerio na walang tao, doon ka mag-practice ng walang mga kasama, no? Oo, ng mga rhymes mo. Doon ka magsulat. Tapos nakikita mo, may mga nagpaparamdam na sa'yo. Nalabanan mo yung ganong klase ng takot. Wala na. Pag dumating ka sa laban, wala na. Wala nang nakakatakot. Oo. Eh ngayon kasi matatakotin na rin ako eh. Ayaw mo na bumatil, no? Matatakot ka na. Yung mga mumu talaga eh. Pero kailangan, pero nung kabataan ko talagang ano ko. Misan nga ano eh. Pinipristyle ako pa sila eh. Talaga ba? Kasi espiritu yung tuloy. Pag ano, kung nagsusulat ka, espiritu yung gumagana sa'yo eh. Di ba? Okay. Laman mo yung ano, kaya may espiritu talaga na ano, pipili ka ng sasapi sa'yo kung sino yung... Okay, punta tayo sa ano, tol. Punta tayo mabilis naman sa pagsusulat ng kanta. Sa pagsusulat, syempre, kailangan dyan. Yung mga naranasan mo rin sa buhay, huwag kang magsusulat ng hindi totoo. Kasi pag nagsulat ka ng hindi totoo, makikinig sa'yo. Talaga? Kahit sabi mo, konti lang yung makinig sa'yo, basta totoo yung sinasabi mo. Di ba? Magsulat ka ng kanta, totoo. Pero namang, meron namang mga kanta na comedy, na joke na talagang hindi totoo. Pero yung gagawa ka na seryoso tapos hindi totoo. Pangit. I mean, parang ano, iniisip ko lang din, meron mga artist din na syempre gumagawa sila ng kanta na experience nila or gusto nila ma-experience. Kahit hindi pa totoo na nangyari sa kanila, ini-imagine nila at alam nila may nakaka-relate. I think okay yun. Pero kung yung tema mo tuloy-tuloy na ganun tas hindi nangyayari sa'yo, para ka na lang din nagsisinungaling eh, no? Oo. Okay, gets. Ikaw lahat talaga ng sinulat mo, experience sa... Naranasan natin. Siyempre, ano, hindi man natin magawa yung iba pero parang payo na lang din sa mga nakikinig na naranasan mo sa buhay, di ba? Kasi ano, yung kanta yun na sumasalamin sa kaluluwa natin eh. Kaya huwag kang magbebenta ng kanta. Kaya parang ka nagbenta ng kaluluwa mo. Kaya kailangan pag gumawa ka ng kanta, yung galing talaga sa puso mo. Para kung ano man, dumating man yung paglilitis sa mga ano, ito yung mga kanta ko. Huwag kang gagawa ng kanta ng ano, panlilibak ng kapwa, masama yun. Eh pag gumawa ka ng kanta, syempre kanta lang. Eh, pero kung gusto mo ng ano, mga panlilibak ka ng kapwa mo, siguro, pili lang, wag mong gawin madalas. Kailangan pag gumawa kayo, makabuluhan talaga hanggat maaari. Diba? Ano tingin mo sa ito sa mga kanta mo? Ito, abangan nyo. Pangalawang album ko sa Uprising, syempre. Maraming salamat sa Uprising Records. Ito, pangalawang album ko na to. Shoutout sa Uprising. Malusog to. Puluto ng kabo, pulutang maraming mga aral sa ano. Tsaka, mas maganda yung tema. Hindi kasi noong una masyadong seryoso, masyadong ano. Ito medyo buhay, medyo gising at medyo malaman. Noong una kasi mas malalim eh. Mm-hmm. Pili lang yung makakaunawa eh. Itong pangalawa medyo halo-halo to. Mas marami ng halo, mga ano. Pero kailangan nakakuha ka ng una para mapakinggan mo yung pangalawa. Mas masarap. Ah, magkarugtong. May dugtong. Oo. Okay. Thought process mo naman sa pagsulat ng kanta. Paano mo pinoproseso gumawa ng isang kanta, Zait? Hanggat maaari sana, ano eh, ako yung susundin sana ng beat eh. Oh, mauuna ka. Oo, pero ngayon, nasanay na akong sumunod sa beat. Nauna na yung beat. Paano, pero, paano ka ba magsulat? I mean, paano mo binubuo yung topic? Paano mo inaano yung... Pakinggan mo yung beat. Magsala ka ng beat. Okay. Pumikit ka lang. Ipanatag mo yung sarili mo. Mauunawa mo yung sinasabi ng tunog eh. Wow. Diba? Yakapin mo yung tunog. Mm-hmm.
lalapatan mo ng sarili, lalapatan mo ng ano yan, ng sariling, tawag nito, aakma dun sa ano. Ito, mabiligyan ako ni Boss Arik ng beat na ano. Yo, Cyberspace, nag-send sa atin ng beat, syempre, si Zaito. Nahanap niya na. Baka pahingan ano, natin. Kayo na bahala, umano, comment nyo na lang kung ano yung babaguhin natin. Kasama ba to sa album? Kakagawa lang nito, tol. Oo, kasama to. Kakagawa lang nito. So, hindi pa to lumalabas. Oo, hindi pa. DOUGBROCK Radio exclusive, guys. Zaito. Uprising records yan, para ano. Uprising. Check. Yo, kamusta na? Di ba ang bilis ng panahon? Naaalala mo ba nung panahon natin noon? Walang problema, mga musmus na kaisipan. Wala pang kamalay-malay sa kapaligiran. Maglalaro, sumbong nanay pag nagkakamali. Mag-aasaran tapos mamaya ay away bate. Paulit-ulit pero ba't hindi nakakasawa? Kasi masarap maging malaya. Ngayon magkakaiba ang ating kalagayan sa dami niyang nangyari at mga pinagdaanan. Ganon, parang ganon. Hey, solid to ah. Abangan nyo ah. May release ka na nito, tol? Wala pa, tol. Yung isang kanta, parang natin ma-process yung isang pinasa ko. Sige. Yan, natapos isang verse yan, pero tapos na rin yan. May title na to? Wala pa. Kayo na bahala mag-title dyan. Pakinggan nyo. Ubus na ang panahon at oras na binigay sa mga pampalasang mga kupal na sablay. Ngayon paano sasabay sa pagbukang liwayway kung di mo nga naunawaan yung ganti ng patay. Palastalasa ng pakiramdam, kutob at pangunawa. Dahil lang imahinasyon ko'y muli kong pinalaya. Bawat butil ay saliksikin ng may pagpaparaya. Pagbugtong ng karunungan may sagot na mahiwaga. Magtumibay ka sa bagay kung saan ka mas mahina. Tandaan mo ang demonyo mas higit na mandaraya. Ang pagbabalik ko na di mo lubusang inakala ay sinyalis at palatanda ang yumanig sa lupa. Ang hukbo na kinabibilangan ko'y naiingayan. Dahilan kung ba't ako ngayon ay naalimpungatan. Pasisyahan tayo kung sino ang una kong abutan. Parang nilapa ng halimaw sa dilim ng kagubatan. Ito ang bagong ambag sa musika tunog. Makabagong awit kong mula sa tugma ang busog. Sa indak may tono ang bayong nagdadabog. Inilapat ng disenyong makabagong kalabog. Ito ang bagong ambag sa musika tunog. Makabagong awit kong mula sa tugma ang busog. Sa indak may tono ang bayong nagdadabog. Inilapat ng disenyong makabagong kalabog. Yun. Hey, solid nun. Sino nag-produce ng track? Tropa lang din. Pero si taga-uprising din. Beat o uprising siyempre. Eh, solid. Congrats kagad sa parating second na verse, album. Second verse, tsaka third, okay na rin yun. Record na lang. Hindi ko lang si Boss Arik, medyo busy ngayon. Hindi pa matanggap yung solid viewers ng Epic Scene nyo eh. Oo, no? Grabe yun. Grabe yun. Nakita congrats, ako, congrats, no? FlipTop City Jail, no? Congrats. Buhay na buhay ang FlipTop. Buhay na buhay ang Ahon. Buhay, panalo yung fans. Oo. Yun lang masasabi ko, panalo solid, yung fans. Solid, solid. Panalo yung fans. And congrats din pala sa Isa Buhay ulit. Solid, lumabas na rin yung video. Shoutout sa buong FlipTop Battle League. Yes. Check out niyan, check out niyo. Suportahan natin ang mga local battle MCs, mga local hip-hop artists natin kasi sila talaga yung nagtataguyod din ng kultura eh. Oo, sila. Sila, and I can say, and alam nyo rin yan, lagi ko sinasabi, isang FlipTop sa pinakamalaking nagtawid kung ano yung hip-hop ngayon. Oo. Kung ano yung hip-hop ngayon. Siya may period. Ng malaking imperyo ng ano ngayon. Tsaka yung buong total ng galaw, tol, yun. Oo. Yung grassroots, kumbaga. Tsaka iba yung ano ni Boss Arik, yung talagang yung binuo niya na ano sa album lang eh. Diba? Kasaysayan na yan. Ano rin, tol, eh. Parang kumbaga, site visionary kasi talaga. Oo, iba-iba. Anyways, napakinggan natin yung palabas, dalawang kanta sa hopefully 12 na palabas ng album ni Zaito. Marami pa kaming pag-uusapan. Nandito pa rin kayo sa paborito niyong podcast. Kasama pa rin natin si Zaito. Ako po si DOUGBROCK and this is DOUGBROCK Radio. Break lang kami. Yo! What is up, Cyberspace? Maraming salamat sa suporta at panonood nyo sa episode na to. Grabe tuwing linggo. Pasolid ng pasolid ang ating Sunday habit. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. At dahil doon, huwag nyo na rin kalimutang sundan ang buong TMP ecosystem. Simula dito sa DOUGBROCK TV, yung mga events natin gaya ng Calicon, Urban Music and Fashion Festival, Urban Gathering, ito yung pocket concert natin para sa mga urban musicians and performers. Meron din tayong Good Old Days, ito yung community flea market para sa vintage community.
At syempre, meron tayong The Media Portal Studios. Meron kaming photo, video and creative studio, music production and recording studio, podcast studio, equipment rentals at logistic rentals gaya ng van. So yun, maraming salamat guys ha. Sana huwag kayong magsawa. Kita-kits tayo soon at huwag niyo kakalimutan, keep on winning. What is up, Cyberspace? Welcome back sa paborito niyong podcast. Ako po si DOUGBROCK. Nandito pa rin kayo sa DOUGBROCK Radio. Napapanood nyo to sa Spotify. Ay, napapahinga nyo sa Spotify. Actually, mapapanood nyo na rin eh. Kasi ilalagay na namin Spotify for video. Tapos nasa YouTube siya. Nasa Facebook din, DOUGBROCK TV. And eto, kasama pa rin natin sa ito. Yes! We're still doing our first podcast for 2023. Yeah, panargo to sa taong 2023. Grabe ka mag-Tagalog talaga, no? Panargo. Ngayon ko lang ulit narinig yun eh. Panargo, no? Yun yung mga salitang ano, tol, no? Alieno. Nabasa mo sa mga ano, sa mga pocketbook. Oo. Oh. pwede rin. Pero yung panargo, parang kalsada talaga eh, no? Oo. Oh. Street word. Site. Punta tayo sa mga ano. Gusto ko malaman yung mga lessons, tol. Ano yung mga pwede mong i-share na naging karanasan mo noon? Yes. Na naging karanasan mo noong sitwasyon na sobrang hirap pa. Yung hindi mo pa alam. Ngayon kasi, Site, may plano ka na. Mm-mm. Ngayon, may pangarap ka na. Marami ka na rin pagkakamali. Marami ka na rin na itama. So, alam mo na yung papuntahan. Pero dati, medyo mas malabo yung plano. Oo, eh. Lahat tayo dati, walang patutunguhan. Mahirap yung nangangapa ka. Oo. Nung nangangapa ka, tapos nasa mga sitwasyon ka na sobrang hirap, paano mo yun nasosolusyonan? Siyempre, unang-una dyan, siyempre, kailangan wag tayong makalimot, tumawag sa itaas. Kasi yun yung magbibigay sa atin ng gabay, magbibigay sa atin ng biyaya, ng kalakasan, lakas, buhay, di ba? Mm-hmm. Pag inuna mo kasi yun, mm-hmm, lahat yan, tol, ibibigay niya sa'yo. Mm-hmm. Ito, lima. Mm-hmm. Kaya katang lima. Okay. Ito itaas. Ito itaas. Mm-hmm. Ito yung pangarap mo. Mm-hmm. Ito yung pamilya mo. Mm-hmm. Ito yung kaibigan mo. Okay. Ano ba may isa? Ikaw, bumili ka na ng isang mga bagay, mga kahilingan mo siguro, ganun. Oh, so, ito yung itaas, ito yung pangarap mo. Pangarap mo. Ano ba pangarap mo? Career. Okay. O, ito yung pamilya mo. Okay. Ito yung palagi natin mga kaibigan mo o mahal mo sa buhay ng mga tropa-tropa. Okay. Diba? Ito yung mga kagustuhan mo mga bagay, mga material. Diba? Okay. Pag inuno mo yung isa dyan, unahin mo yung ano, magbigay ng isang ano dyan, tol. Pamilya. Career. Pamilya. Pamilya, inuna mo yung pamilya. Oh. Pinabayaan mo yung itaas. Mm-hmm. Kuro ka na lang ano. Siyempre kailangan meron ka pa rin ito. Kasi pag ito inuna mo, kahit rambuli mo na yan, tol. Mga apat na yan eh. Guided ka, no? Sentro ng buhay mo. Oo, ito na. Pag inuna mo to, siya na magbibigay sa'yo ng lahat. Sa pamilya mo, karir mo, pang tropa mo, pang material na bagay, ibibigay niya lahat yan. Pero pag inuna mo, halimbawa, inuna mo yung material na bagay, kinalimutan mo na nga yung pamilya mo, yung mga responsibilidad mo eh. Kinalimutan mo na eh. Lalo na yun, di ba? Wala, semplang ka na agad dyan, tol. Inuna mo yung kaibigan mo. Wala na, semplang ka na dyan. Wala ka na itong bantay, wala kang gabay. Wala ka kasi matinong isip dyan eh. Wala kang gagabay sa'yo. Kahit sabihin natin may mga gawae ka dyan, nagiinom ka o nag-aano ka man. Pag may gabay ka kasi, tol, diretso pa rin yung ano mo. Wala kang magulong pag-iisip. Pero pag inuna mo yung ibang bagay, mahirap ka dyan, karir mo. Unahin mm-hmm mo yung karir mo. Mm-hmm. Tapos wala kang ganito. Mm-hmm. Wala. Ako hindi naman ako nagmamadali kasi ano eh. Ando naman yun eh. Ang Zaito, matalo manalo, Zaito pa rin naman yun eh. Diba? Kahit nasa ilalim lang ako, okay lang ako dun. Kasi kontento na ako kung ano yung ano, diba? Hindi, may mga bagay na hindi naman natin kailangan madaliin eh. Darating nga kung talagang ipagkakaloob. Pero kailangan talaga, yun lang ang unang maipapayo ko. Siyempre, unahin natin yun para malagpasan mo lahat. Magulo utak mo, magulong pag-iisip mo, wala pag ano. Baka magpakamatay ka sa bigat ng mga pangyayari, 'di ba? Sa mga kung alam mo 'yung mga pinagdaanan ko sa buhay, nako. Hindi mo kilala mga magulang mo, wala kang pamilya, 'di ba? Mahirap, hindi mo kaya 'yung ano, tapos mabubuhay ka nang wala kang ano man, 'di ba? Parang balikong langgam na, 'di ba? Pero kailangan meron ka talagang gabay para magtumibay ka. Yun ang pinaka number one doon. Kasi ibibigay niya sa'yo lahat ng kaalaman. Karunungan mo, pansanlibutan, pare. Lahat ng ibibigay niya sa'yo yung karunungan. Talagang solid. Pero
kailangan talaga ganun. Para meron kang gabay. Pag yun ang ginawa mo, tapos na lahat ng usapan eh. Pero sa pamumuhay naman, sa normal na pamumuhay natin, syempre, kailangan dyan yung mga aral, lalo na sa mga papasok sa pagra-rap. Mm-hmm. Ang pagra-rap, hindi naman kagad yan pag pinasok mo. Pera ka na kagad eh. Rap star ka agad. Hindi ganun. Para ka nagtatanim dyan. Pag nagtanim ka, kailangan yung bunga mo mabenta. Kailangan ano. Pag pinatigin mo sa tao, pabalikan. Mm-hmm. Diba? Hindi napapanis. Yung talagang ano, pag gumawa ka ng kanta, hindi yung uso lang ngayon, tapos susunod na ano, wala na. Diba? Ito yung ginawa ko para sa nanay. Habang lumilipas yung panahon, mangyayari at mangyayari pa rin yun. Diba? Kaya pag gagumawa kayo ng kanta, lagyan nyo ng kabuluhan. Tapos siyempre yung ano, yung mahalaga ron, matuto tayong rumispeto sa mga nauna, diba? Kahit sabihin mong ano pa background yan, kung ano pa mga ginawa kanyang kabulastugan, uh-huh, sila yung mga nauna. Matuto tayong ano, rumispeto kung ano yung, siyempre sila yung mga ano, magbigay galang tayo sa mga ano. Tapos, yun nga, wag nyong masyadong karirin na pag nag-rap ka na, yung pamilya mo, pababayaan mo na, sige, ang bahala sa inyo, mag-rap na ako. Hindi, kailangan, priority mo pa rin yun. Paghanap buhay ka. Yung pag-rap, hintayin mong magbunga yan. Hindi yung basta-basta pag nag-rap ka. Talon agad doon, doon na lahat, no, all ganun, in. Hindi ganun. Marami kang pagdadaanan. Tsaka pag nagsulat kayo, gamitan nyo ng puso. O yun na, pag ginamitan mo kagad na meron kang Diyos, di ba? Bibigyan ka kagad ng matinding kaalaman nun. Diba? Solid gagawin yung mga pyesang isusulat mo ron. Kasi hindi ka gagawa ng mali, hindi ka susulat ng mali. O tapos, siyempre, sa mga buhay pamilya naman, pag-aasawa, iwasan nyo yung away. Pinakabwisit talaga sa buhay. Yung mag-aaway, yung mag-asawa, bangayan ng bangayan. Tapos, selosan kung ano-ano yung ano, diba? Kung ano yung, tapos yung ngangawang ka, hindi ka makaka-focus sa trabaho, di ba? Kaya kailangan, iwasan nyo yung ganun bagay. Tapos syempre yun lang, magmahalan tayo, di ba? Sa mga tropa naman, iwasan nyo yung mga marites, mga kalalaking tao eh, di ba? Maninira ka, iwasan mo yung paninira ng kapwa kasi pangit yun. Kailangan, suklian mo ng mabuti lahat kasi may balik yan eh. Di ba? Kung kaya mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Di ba? Tapos syempre naman, sa takbo ng karir natin ngayon, kailangan lahat pakisama mo. Kaya mo sila magbangayan sa ere doon, di ba? Dito ka lang sa baba. O di ba, gumawa ka lang ng tama kasi habang gumagawa ka ng tama, nakakasama mo yung mga taong tama para sa'yo. Sila yung magtatahi ng mga lalakaran mong lugar doon. Habang nasa tama ka lang, no? Mismo. Oh, makisali ka sa hindi mo laro, eh, sayang ng oras mo eh. Tsaka pag ikaw baguhan ka rapper, titira ka agad ng mga ano, mga walang yakan yung mga putang ni mga ito. Diba? Titirahin mo agad yung mga, diba? Hindi ka pa sumisikat, laos ka na. Kaya kailangan, diba? Ganun lang, siyempre. Tsaka, pamilya talaga, prioridad nyo yan, siyempre. Lalo, tatay ka na, nag-rap ka na, diba? May mga obligasyon ka na. Siyempre, gumawa ka rin ng mga, i-balance mo rin. Mas masarap yung ganun, pag na-i-balance mo, nakita mo na safety na sila. Mm-hmm. Yung mga, diba? Mm-hmm. Lahat ng pangangailangan, nandyan na sa kanila. Mm-hmm. Madali mo nang susolusyonan. Kung pag-rap lang, bigyan ka lang naman dyan ng beat kahit ano, di ba? Oo. Lalo kapag ka-praktisado ka rin. Oo. Ginawa mo rin dalubhasa yung sarili mo. Oo. Di ba? Tinuruan mo rin yung sarili mo. Kasi wala namang ano eh, wala namang magtuturo. Wala eh. Sa practice pa lang, pawisan ka na ng dugo para paglaban mo. Panis na lang, no? Oo. Ganun talaga. Eh ako, malaking kapabayaan ko. Pero huwag niyo akong gayahin kasi ganun talaga ako eh. Pero may dahilan naman. May mga kwento kong sasabihin sa mga darating pa na araw para magamit ng ilan ng mga bata ngayon. Yun nga, tama yung sabi mo kanina, magkaroon ka ng, di ba, pagtuturo para sa mga bata. Kasi pwede mong isubject sa school yun eh. Oo. Di ba? Di ba dati, Zait, pinapagalitan tayo dati pag nasa videohan tayo? Oo. Ngayon, diba? Tangina, kurso na yun, e-sports. Oo. Di ba? Oh, nag-evolve eh. Hindi mo alam na magiging malaking-malaki yung rap na baka eventually rap, yung experience mo pwede maging lesson. Oh. Yung hindi natin alam. Diba si Looney, makapagsulat siya ng libro tungkol sa Filipino rap. Oh. Yun yung maging basehan balang araw. Hindi natin alam. Oo, tama. Diba? So, hindi mo masasabi yung ano eh. Yung basagulero nga eh. Nagamit sa ano eh. Sports yung gamit. Diba? Oo. I mean, wala kasing limit talaga, tol. At saka even
even yung pinakamasama o sa laula na tao na kilala mo, bukas pwede siya magbago. Pwede niyang ibahin yung sitwasyon ng buhay niya. Kaya ang galing nung sinabi talaga ni Sait na wala, hindi pwedeng ano yun, wala kang ano, wala, tatanggapin mo na lang na ganyan, ang ganjang ka na lang. Oo. Yung langgam nga eh, ang liit lang nun eh, yung langgam, di ba? Nakarating na malayo, nakapag-ibong pa, di ba? Eh tayo, mas matindi tayo nun kasi nilikha tayong tao, may isip, di ba? May sarili tayong katawan, may kamay, diba? May paa. Oo, tsaka tao ka, hindi ka naman hayop eh. Mm. Yung aso nga, nakakadiskarte ng pagkain sa basurahan eh. Di ba? Ikaw tao ka, may matinukang pag-iisip, di ba? Hindi mo naman para ano. Kailangan lang kasi sa atin kumilos kasi karamihan tamad. Pag tinamad talaga, tapos ang usapan. Bakit hindi umulad ang Pilipinas? Buksan mo lahat ng pintuan sa bahay, lahat ng tao bulagta. Di ba? Cellphone ng cellphone, ayaw magsisigilot, di ba? Nakahiga. Buti kung may trabaho kayo na ano, pag kumita ka ng isang trabaho, kahit isang linggo kang maghihiga dyan, makakapag-ano ka na. Di ba? Yung iba nga eh, si Coco Martin nga eh, magkano sinasahod nun? Di ba? Pero bakit araw-araw pumapasok siya? Kasi ang katwir niya sa sarili niya, ayokong tumanda nang wala akong napatunayan, wala akong narating, wala akong naipon, ayaw niya nang ganun. Kayo hintayin niyo magtatanda kayo, may sakit ka na, wala ka ng ano, di ba? Mukha kang kawawa rin kahit paano. Ikaw pa diba? Rin talaga magre-ready para sa pagtanda mo eh. No? Siyempre. Lahat kung naman tayo mapunta ron eh. May balik eh. No? Talaga kung ano yung gagawin mo ngayon, yun yung matatamasa mo pagtanda mo. Mismo. Okay. Kaya, kasi 75% ng nangyayari sa buhay mo, ikaw may gawa eh. Yung 25 dun, yung mga kaloob bigay na sa'yo o mga ano man, di ba? Pero 75% yan, ikaw ang kumikilos niyan. Ikaw, bakit kami ganito? Dahil ito, 75% talagang inukulan mo talaga ng panahon, oras, di ba? Ginastosan mo kahit paano. Dahil nakikita mo na gusto mo, masaya ka, di ba? Pero kung hindi mo ginusto to, wala. Walang ganito. Di ba? 75% talaga ng nangyayari sa buhay mo, ikaw yung may gawa. 75%, okay. Sa Twitter, sa Facebook, i-comment, i-post nyo to ah. Zaito lang nagsabi nito. Sabi ni Zaito, 75% ng nangyayari sa buhay mo, kagagawan mo. 25% doon. Pagsubok binigay sa iyo, sitwasyon no? Di ba? Brinik ang ano shota mo, wala ka namang kasalanan, no? Pero ikaw pa rin may gawa noon, nagshota ka eh. Oo, di ba? Ikaw pa din. Ikaw pa rin may gawa noon, pero yung mga aksidente, yung mga hindi sinasadyang bagay. Ayun na 'yun. Di ba? Yun yung mga 25% na lang 'yun, pero basic na 'yun sa iyo, pero 75%. Ano ba problema mo? Wala akong pambayad ng kuryente. Oh, 75% bago ka gumamit ng kuryente, binigyan ka na, 'di ba? Manganganak ka sa asawa mo, wala kang pampaanak sa asawa mo. Bago mo pa lang gawin yung bata, alam mo na 'yan eh. 'Di ba? 75% ng pwede kang magtrabaho, magana, wow. 'Di ba? Wala kang pambayad ng kuryente, ikaw yung pumindot ng on sa aircon. Oo. Oh, oh. Ikaw yung, 'di ba? Ikaw yung naglagay ng tubig sa ref. Oo. Oh, oh. 'Di ba? Sabi ikaw mo, yung nagbukas ng TV. Mahirap ka, wala akong narating sa buhay. 75% noon ikaw gumawa, bakit nandiyan ka? 'Di ba? Gumawa ka ng mga bagay na alam mong gusto mo umunlad. 75% iukol mo sa pag-unlad mo. Kung talagang nasa ibaba ka, aangat ka ron. O sabi mong wala kang ano. Kasi karamihan sa atin may pride eh. Mm-hmm. Nagugutom na, piling mayaman pa eh. Di ba? Wow. Yeah. Di ba? Yeah. Kasi tamad, nakakatamad. Oo, marami pa sa atin mga galanting gipit. Alam mo yun, tol? Wow. Galanting gipit. Wala na nga mabubunot, no? Oo, tapos lalo na yung mga ano, pag bida-bida mga, pa. Lalo na pag may mga babae, sa inuman, yung mga tropa, ayun, di ba? Hindi makapagtos-tos sa asawa, sa pamilya, pero pag nasa labas, ano, no? Di ba? Ganun yun eh. Oo, yun yung mga maling galaw. Oo, pero dapat 75%, unahin mo, siyempre, pamilya mo. Bago ka kumilos lahat ng mga bagay, yung pangangailangan ng pamilya mo, bigay mo, kasi danas ko yun, tol, ang hirap ng ano, nung sumbatan ka ng konsyensya mo. Oo. Di ba? O, ginawa mo yung obligasyon eh. Tapos di mo, di ba? Tapos di mo paninindigan. Oo. Ganun talaga. Kaya kailangan, bago mo gawin yung isang bagay, pag-isipan mo muna. Ang galing nun. Ikaw, Zait, kailan mo tinanggap yan? Yung paniniwala mo na yan, yung sinasabi mo ngayon. Kailan mo tinanggap yung yan? Accountability yan eh. Marami. Yung kumbaga may nagawa ka, kailangan mo ako maganda man yan o hindi, kasalanan mo yan. Oo. Ako nga, kagaya nga na sinasabi ko, di ba? Hindi man tayo perfectong tao. Di ba? Pero makagawa man lang tayo ng ano, ng mabuti sa kapwa natin. Sa akin, ako, okay na ako kahit paano na ano. Alam ko naman na hindi ako nagmamadali. Hakbang-hakbang lang tayo. Mm-hmm. Basta tuloy-tuloy lang tayo. Gaya na sinasabi ko, wag lang tayo mga argabyado ng kapwa. Tuloy-tuloy lang. May oras dyan, may tsamba dyan. Meron dyan ano. May tamang pagkakataon dyan.
Kaya sa mga vlogger, di ba? Hindi mo masasabi, meron ka pala nag... Kala mo, walang nag-views. 10, 20 lang nanonood sa'yo. 100. Swerte mo na, nak 200 views ka. Di ba? Hindi mo alam, merong isang video nag-trending. Boom, sa po lahat yun. Di ba? Kaya intend nyo lang yung tamang panahon. Darating sa inyo yan. Huwag kayo magmadali. Ikaw ba, pag humingi sa'yo yung anak mo ng gasolina, bibigay mo kagad. Naglalaro yung bata, nanghingi ng gasolina, bibigyan mo. Hindi, intay mo yung tamang panahon para mas lalo nilang ano, 'di ba? Maramdaman yung mga bagay na kailangan talaga nila. Ikaw nanghihingi ka nang humihingi ka nang sana bigyan ka agad ako ng ganitong bagay. Hindi mo alam ikapapahamak mo pala, 'di ba? Okay. Kaya kailangan matuto tayo maghintay sa buhay kung ano yun. Basta gumawa ka lang ng tama, tuloy-tuloy lang 'yan. Huwag tayong mainip. Darating yung panahon para sa atin kung ano ipagkaloob, ganun kung hindi man, pero basta maayos, malakas tayo. Pwede na yun. Banat kaya, ulit, no? Oo, ganun lang. Basta maging masaya ka, maging totoong tao ka. Hindi kayong, di ba, wala na maisusubo, nagngangangalngal pa ng, di ba, kumakapaw sa Facebook, kala mong ano, pero yun pala, puno ng utang. Di ba? Kaya kailangan, ano, syempre, maging totoo lang tayo. Kaya, yun lang, payo lang natin. Syempre, maging practical tayo sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Maging, tsaka importante, maging masipag. Masipag talaga. Sipag at tiyaga nga, eh, di ba sabi? Kasi, ikaw pa din eh. Ikaw pa din yan. Yung nanonood nito, alam mo kung masipag ka o hindi. Hindi pa huli ang lahat, kakasimula pa lang ng taon. Yung sipag at tiyaga mo, sinamahan mo pa ng pananampalataya. Perfect na yung 75 mo, 100 yun. 75% mo nun, may basbas ka na kagad yun. Yung 25% mo, baka gawin pang ano yun. 40 baka like mas 100 ka pa nun, boy. Diba? Tapos siya pa yung lalagay mong una. Oo, syempre ano eh, nagtatrabaho ka na, 'di ba? Siya pa yung una, may bukod sa kinikita mo, binabasbasan ka pa ng ano, 'di ba? Mabuti ka pa. Mabuti lang din yung ginagawa mo. Uulanin ka ng biyaya noon pag ganoon. Hindi kaya maging santo ka noon sa inyo katapos. Hindi naman, syempre, kaya nga ano eh. Pag ganoon naman syempre, ano. Balance pa din. Pamamahagi mo naman sa mga ano. Share mo rin, no? Oo, sa mga ano naman. Kaya mong matulungan. Site. Mabilis lang, kwento ka nga ng ano, saan ka na nag-abroad ka na ba? Dubai, first time ko palang malis ng bansa, Dubai. Kailan to? Kasama ko si Aklas, naglalaro kami yun, nag-babel kami ni Aklas dun. Ito talaga si Aklas, raketero talaga ng tagal na yun, matagal na. Tapos ang matindi na ito, pagdating namin sa Dubai, siyempre may mga Pinoy eh. Zaito, sumisigaw sa mga mall. Doon kami, Zaito! Kabayan! Zaito! Yung mga Arabiano, natapaling yung sa akin, sino ba ito? Ba't nagkakaguluhan? Hindi nila ako kilala na ano. Oo, siyempre. Malay ba nila kung sino ka? Oo. Mga Arab people. And then? So, siyempre, parang nakapanibago sa kanila. Pero first time ko nagpunta ng Dubai, sakto na, panahon pa na tag-init. Alam mo yung tool, parang nasa anong, anong month to? Anong month? Hindi ko alam kung matanda, hindi ko matanda kung anong buwan to eh. Pero basta yung panahon ng tag-init sa Dubai, alam mo yun, init. Ano yan? July hanggang September, sobrang init. Pagbukas mo ng ano, ng gripo. Ang init ng tubig. Kumukulo ka agad, no? Parang ka nasa likod. Pagbaba ko ng aeroplano, sabi ko parang nasa likod ng, nasa loob ng aircon. Yung sa likod ng aircon, yung ano, yung init na singaw. Init. Kala ko doon lang sa airport yun. Paglabas namin, ganun pa rin. Nag-aircon ko nga, ayaw gumana yun. Lakasan ng aircon, wala pa rin talab eh. Ganun kainit. Pero pag taglamig naman daw ron, malamig naman talaga. Oo, summer. Yung ano doon, winter doon, malamig din. Wala lang snow. Oo, nag-ato. Anyways, yun yung abroad mo. Yun pa lang. Hindi pa. Dapat meron sana yung ito na hindi pa natuloy. Okay. Okay. So may inaayos kang abroad. Mga ano naman, mga out of town within Philippine site. Ano yung mga experiences na hindi mo malilimutan? Either show na nag-rap ka, kumanta ka, o battle. Naligo kami sa dagat at puro buto ng tao. Saan to? Tangina, ba't may ganun? Buto ng tao? Literal? Hindi, ano lang. Siguro baka feeling lang namin yun. Kasi alam mo yung ano, kila, huwag natin banggitin, baka marinig nila eh. Sabi ko, ano mo na lang to. Usang binaon yung mga nakabaon. Ah, okay. Nagpunta kayo doon? Oo, punta kami doon. Okay. Rest in peace. Tapos ano, Tanggalin natin yung mara. Oo. Anyways, tandaan mo yun ah. Oo. Saan pa ba? Sige, sites. Bigay ka nga ng ano, ng hindi malilimutan na lugar, na grab ka, o nag-battle ka, na lugar na maganda yung experience. Saan ba? Solid experience. Masaya yung ano, siguro sa kulungan. Oh?
Kailan to? Mga preso. Siyempre, pag binigutan mo. Ah, nagpapasaya ka, no? Di ba? Pag mga preso. Tapos yung mga ano, yung mga... Siguro sa mga pagdayo namin, yung mga bata na mali, hindi ko makakalimutan yung mga... Sa Mindanao kami nagpunta nila sa Arik doon, flip-top yata yun. Tapos ano, punta kami ng parang dulon-dulo ng karagatan. Sabi ko, ay salamat. Wala nang makakakilala sa akin dito kasi ano eh. Malayo na. Malayo na. Wala nang ano rito, mga nanonood ng flip-top. Nakasulubong ko mga bata, naliligo sa dagat oh. Mm-mm. Takbuhan, Zaito, Zaito, gumano. Kailala pa rin yung mga, yung pala may piso net doon, nausan yung piso net. Oo, oh, kahit ano, gano'n nakalayo. Pala, no? Oh, nakakatawa rin kahit papano. Itong ano, Zait, itong lahat ng nangyayari sa'yo sa flip-top, lahat ng experiences, pati sa rap career mo, tingin mo saan ito papunta? Ano yung nakikita mong dulo ng Zaito? Gaya ng sinasabi ko, hindi natin nahawak yung ano eh, yung kapalaran natin. Kaya sana mapunta sa maganda, mm-hmm, sa awatulong ng itaas. Siyempre, ayaw naman natin mapunta sa ano. Sa akin lang, mag-iwan ako ng isang... marka at halimbawa sa mga maninimula na yun pala, ganun pala, di ba? Kasi balang araw, wala tayo sa mundo eh. Mm-hmm. Sana man lang maiwan yung mga kanta natin gaya ng mga naunang legendary, di ba? Mm-hmm. Na mag-iwan din ng kwento at hindi lang basta kwento, kailangan makabuluhan. Mm-hmm. Na kung sakaling isasalibro man lahat ng buhay natin pagdating ng araw, makagawa man lang tayo ng isang mabuti. Mm-hmm. Bilang isang tao o bilang isang manunulat na makagawa tayo ng isang maganda sa buhay natin kahit sa ganun na lang. At syempre, na magbunga ng mabuti sa lahat, sa mga kapwa natin, sa kapwa-tao natin, hanggang sa mabao natin saan man tayo sa maglalakbay. Kasi marami pang darating ng mga pasibol, ng mga bata, mahaba pa. Eto, itong mga panahon na to, syempre, eto, buhay tayo, malakas tayo. Mm-hmm. Paglipas ng ano, nawala na tayo sa mundo, itong video na to, video na lang to eh. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Mapanood nila, mapanood, ganun. Pero sana mapanood ng mga bata o ng mga... Tao. Oo, ng mga tao na ito pala history o mayroon mang magsasaliksik ng buhay natin o ng kasaysayan natin. Sana magamit sa tama. Kapulutan. Kapulutan ng aral at magamit sa tama. Magsilbing halimbawa. Diba? Zait, may mga ano ba? May mga experience ba si Zaito na siyempre bilang rapper? Meron bang mga pagkakataon na may mga indecent proposal ka? Yung mga baby cakes na oy, Zaito, ganyan ganyan. Siyempre kahit saan ka magpunta, kilala ka eh. Oo, pero hindi ako sanay sa ganun tol eh. Hindi ano sa yun eh, no? Hindi, kumbaga hindi yun yung radar mo eh. Talagang gusto mong mag-rap. Oo. Siguro ano, pero hindi, mas priority ko yung ano eh. Music. Music. Pero kung mga ganun ba, kasi parang kasalanan yun, ginagawa yun ng tago. Anyways, okay. Maiba tayo. Hindi, ano kasi yan, tol eh. Parang, ako nabanggit ko yun, saan ako nang gagaling. Nakilala ko kasi sila talaga, yun yung fame eh. Yun yung parang, ang tawag ng lahat sa lahat ng uri ng rap flip-top. Ganun sila dati, eh, di ba? Yung 2011, 12, 13. Ah, grabe yung pick na yun. Na, di ba? Flip-top sila. Oh, tsaka hindi. Tsaka yun yung panahon talaga na YouTube lahat. Lahat ng tao talagang pupunta ng Comsha para mag-YouTube. Di ba? Lahat ng tao. O sino dyan may PC? Sino may internet? Dyan kami makikinood. Sabay-sabay tayo manonood. And yung mga panahon na yun, tol, sila yung nakikita. Diba? So, I mean, ngayon na mas na-expose na ako sa show business, sa internet, sa mga celebrity, doon ko lang na-realize na iba pala talaga yung fame nung mga flip-top rapper dati. Oo. No, yung kaputukan ni Abra, yung nila Smug, yung Team SS. Ngayon, lately ko na lang na-realize na yun yung wave talaga ng paghanga sa'yo. Ganun, talagang sisigaw sila talaga na parang magwawala. Anyways, sa akin yun. Sorry. Okay. Tol, nung mga panahon na sobrang fame, ano yung nasa isip mo? Kasi for sure ngayon, mas marami ka ng lesson. Mas marami ka ng mabubuting marami ka na napagdaanan dati na masalimuot na alam mo na yung mga decision mo ngayon para na lang sa kabutihan, di ba?
Pero dati, ano yung masishare mo sa it na mga situation na wala eh, kasama sa pagsikat eh. Pero later on, na-realize mo na hindi pala dapat ganun. Ano yung mga magagawa mo para rin kapulutan ng mga rappers, mga papunta sa kasikatan na baka pagdaanan nila, dun sila maligaw eh. Isang salita na maiiwan ko sa inyo. Yan. Tandaan nyo to. Galing dito sa isa sa pinakamatitibay na alam pa ito nagsabi. Kung gusto mong maabot at matupad mo ang kinabukasan at pangarap mo, huwag kang maninira ng kinabukasan ng iba. Wow. Yun yun. Halimbawa, meron kang ano, masiraan yung kinabukasan. Gusto mo matupad yung pangarap mo, huwag kang manira ng kinabukasan ng iba. Kasi ganun yun eh. May kaakibot na mahalas. Dati tayo, di ba, alam mo naman na kahit sabi mo ano, may naranasan tayo na ganun sa buhay na nagkaroon tayo ng mga nakasama o na experience man na may mga babae tayo sa ano, sa buhay na dumating. Pero lahat naman yan, kung sakaling man ako ganun, lahat naman yan kahit paano, minahal at narespeto ko din. Mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Hindi ko naman sila ganun lang na ano. Kaya kahit paano, di ba? Pangat yung kasi mga ano ka lang, di ba? Sirain mo lang yung kinabukasan. Kahit paano naman, siyempre. Pero kung ano man yung ibang pagkakamali, hiningi ko na ng tawad yun. Di ba? Parte yun ng dati. Hindi mo na rin mababago yun eh. Ang kailangan mo na lang gawin, tanggapin at Nagulat ka eh. Sa takbo ng sitwasyon, nabiglang ganun eh. Di ba? Yung mga bagay na kakulangan at nililimos mo ng ano, nililimos mo sa paligid ng mga bagay na wala ka, bigla kang binuhusan ng ano eh. Yung araw-araw na pinaghihirapan mo, binigay ng sabay-sabay, no? Oo, di ba? Okay. Importante kung paano ka magre-respond. Oo. Paano ka mag-a-act around it. Pag mismo. Binigyan ka na ng blessing, paano mo siya tatanggapin? Oo. Kasi pwede kang baguhin nun. Di ba? Pwede, tas pwedeng mawala lahat sa'yo yun, mahirapan ka. Mismo. Okay. Galing. Ganun talaga. Kaya kailangan lagi tayong ano, tumawag sa itaas. Pag di mo na alam yung sagot, pwede naman tumawag eh, di ba? Pwede na magagawin ko rito, di ba? May problema ka, huwag mong masyadong madaliin. Huwag mong kapurahin. Baka mamaya masafe lang ka, di ba? Huwag may hinihintay kang isang bagay. At wala pa sa akin yung bagay na hinihiling ko. Hintayin mo yung tamang panahon. At pag binigay sa'yo yun yung tamang oras, hinug na. Sait, gusto ko itanong. Meron ka ba sitwasyon na parang mag-isa ka tas iniisip mo sobrang down na down ng sitwasyon mo? Paano mo prinoseso yun? Kasi lahat tayo may ganun eh. Yung parang umiiyak ka na. Ina, hanggang dito na lang ba to? Hindi, kaya kailangan nga magpapakatatag ka talaga. Huwag mong sarilinin. Oo, yun nga eh. Dapat may napagsasabihan ka. Importante yun. Dapat may nakikinig sa'yo. Importante yun. Maging malawak ka. Huwag masyadong ano. Pero lahat tayo dadaan doon yung parang lahat pagod tayo. Na pagod kasi ka na, punong-puno ka na, parang ikaw na lang hindi lahat. Hindi ka tao pag di mo dinaanan yun. Oo, ngayon, ano yung, paano mo ginamot yung ganong sitwasyon? Kasi maraming tao yung sobrang dilim ng pinagdadaanan ngayon na parang lahat kaaway nila, wala silang kakampi, lahat ayaw sa ginagawa nila. Basta sa sarili mo, alam mo, tama ka, wala kang inaargabyadong tao at alam ng itaas yun. Tuloy lang, pero kung sakaling ang tingin sa'yo talaga, lilibakin ka ng lahat, ganun. Mm-hmm. Ang tingin sa'yo, ganun, tapos wala kang, hindi ka makakilos kasi ano eh, maghintay ka lang. Basta sundin mo lang yung tama, huwag kang gagawa ng mali. Kasi pag gumawa ka ng mali, lalo kang mapapahamak. Doon ka masisira, no? Hintay mo lang yung tamang panahon. Lahat naman ng tao na i-issue yan eh. Tignan mo, pagtapos ng ano, iba na naman yung issue. Kahit anong, basta gumagawa ka at kumikilos ka ng patuloy na wala kang inaargabyado. Babalik ka sa tama. Iiral ka ng matino. Umiiral ka ng matino. Wow. Diba? Paano mo natutunan yun? Paano mo, sa dami ng pinagdaanan mo, talagang hindi ka lang... Yung sistema, yung buong game ball ng buhay. Doon na yun. Kasama na natin yun eh. Yung maghirap, yung mga problema, magkaroon ng ano, obligasyon, di ba? Lahat naman yan, ano eh. Parte ng buhay natin bilang tao. Cycle na rin siya eh, no? Oo. Pero mas pinakamalalim dyan, papasok pa rin dyan, yung kabuluhan mo bilang tao. Yung nagagawa mo tama. Saan ka mapapunta pag namatay ka? Totoo bang may impyerno, may langit? Yun ang pinakapunto dyan. Balang araw sisingilin tayo. Mm-hmm. Kung mabuting tao ka, kung meron man tayong pinaniniwalaan na ano, di ba? Ang importante dyan, yung budhi mo, malinis. Okay. Balang araw, kung may hatulan naman na magaganap, alam mo sa sarili mo na mabuti ka. Di ba?
Napaka-solid nun. Anyways, marami pa kaming babalikan. Mabilis lang na break to. Kasama nyo pa rin si DOUGBROCK at si Zaito. This is DOUGBROCK Radio. Yeah! What is up, Cyberspace? DOUGBROCK here. Maraming salamat sa panonood, ah. Kung nagustuhan nyo yung episode na to, huwag nyong kalimutang i-like yung video. Pwede rin kayong mag-comment. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo. Huwag kalimutang i-hit yung notification bell para updated kayo sa lahat ng shows namin. DOUGBROCK TV. What is up, Cyberspace? Nandito pa rin tayo sa paborito mong podcast, DOUGBROCK Radio. Siyempre, dito sa YouTube at saka sa Facebook, DOUGBROCK TV. Sama pa rin natin si Zaito. Sa mga nandiyo dyan sa live chat, maraming salamat. I-share nyo to, i-share nyo tong content na to. Like kayo, subscribe kayo. Comment kayo sa baba kung sino sa tingin nyo yung next na gusto nyong mag-guest natin dito. Ano yung mga gusto nyong itanong. I-comment nyo rin sa baba yung mga thoughts nyo, mga learnings nyo about sa episode na to. Ano masasabi nyo kay Saito? Ano masasabi nyo sa episode na to? Lahat yan binabasa namin. Importante yun sa amin. I-comment nyo lang sa baba. And yeah, huwag nyo kalimutan mag-join sa DOUGBROCK TV community dito sa Facebook. And yeah, sundan nyo lang TMP Productions, TMP Music Global, TMP Music Distribution Network yan. And syempre yung TMP Studios, The Media Portal Studios. Balik tayo, Zait. Utol, itong pagtatapos ng podcast, gusto ko habulin na lang yung mga valuable lessons pa, yung mga pwede mo pang i-share para sa mga nagsisimulang rapper, mga gustong bumatel, paano nila alagaan yung karir nila para sa longevity. Kasi ikaw, ang dami mong nakasabay na sobrang sumikat din dati. Pero iba na rin yung sitwasyon ng buhay nila ngayon. Hindi na sila nagra-rap or nahanap na nila yung buhay nila sa ibang gawain. Pero ikaw, nandito pa rin eh. Ano yung sikreto? Ano yung mga pwede mong i-share dyan? Siyempre, yun lang naman. Maging totoo tayo. Tsaka ano, tawag nito. Huwag tayo manluloko ng tao. Yun na lang yun eh. Tsaka, matuto tayong ano, tumanggap ng pagkakamali. Harapin natin yung tama at magpakatotoo. Yun. Minsan yun yung ano yun, nagpapahirap yun. Alam mo nang mali ka, ayaw mo tanggapin. Pinipilit mo pa rin na tama ka. Kaya humahaba eh, no? Ayaw pa umamin, di ba? Anong tawag? Ego yun eh, no? Pride, no? Pride. Pero, pagtanggap ng pagkakamali, pagpapakatotoo, yun yung magdadala sa'yo sa malayo. Oo, siyempre. Kasi doon nakikita yung ano mo eh. Yung pagpapakatotoo mo sa sarili mo. Intentions. Solid lang, no? Sight, babattle ka pa ba sa FlipTop? Siyempre naman. Hindi mo yan, hindi mo pa nakikita yung pagre-retiro mo sa battle, sa rap hindi, battle. Hindi kasi ano na yun eh, parte na ng buhay natin, parte ng hanap buhay, parte na ng ating passion o ano. Mm-hmm. Andiyan na talaga, no? Mismo. Itong taon, may aasahan kaming battle sa'yo. Yun, sa ano, hindi pa lumalabas yung Royal Rumble. Ah, oo nga, oo. Pero abangan nyo, may mga battle pa naman siguro darating dyan, pero tignan lang natin kung sino yung iaalok sa akin. Alam mo naman ako kung ano yung pagkain na kakain, o trabaho na kalatag. Gagawin mo yun, no? Mm. Doon ako believe kasi yung puso mo dyan sa ginagawa mo, sa'yo, yung pagra-rap talaga hindi nawawala. No? Oo, siyempre. Pwede na rin mag-rap yung anak mo eh. Yung panganay mo, ganun na rin kaano. Pero, di ba? Iba yung gusto nila eh. Iba yung ano. Support. Pero alam mo na kaya naman nila, pero mas tumututok sa ibang bagay na alam nilang ano. Mas porsigido sila doon. No? Support ka lang, no? Oo. Anyways. Saan kanila tol mapapanood? Saan kanila mapapakinggan? Promote mo YouTube mo, siyempre, Facebook mo. Siyempre, The Good Dogs. Tsaka yung Zaito official, siyempre sa YouTube ko. Abangan nyo, maglalabas ako ng bagong channel ko. Sana supportahan natin. Ito, mga bagong vlog, mga bagong content na alam nyong mga bago at sariwa. Talagang mag-enjoy kayo. Siguro, ito mga susunod na araw, mag-umpisa na tayo. Tuloy-tuloy na to. Siyempre, sa The Good Dogs. At gusto kong pasalamatan siyempre si Ajit Hardasani at siyempre ang 40K sa paggupkup sa amin para sa isang maayos at masaganang pamumuhay na may matuwid na layunin at landas. Isang trabahong may tuwid na direksyon. Ayan. Shoutouts po sa inyo. Anyway, sobrang solid din nung episode na to. Ang pinaka-takeaway ko talaga, lagi mong piliin yung tama. Mismo.
lagi mong piliin maging mabuti. Oo. Unahin mo yung tagabantay mo. Unahin mo yung taas. Mismo. Unahin mo si Lord. Lahat yan, career, bibigay niya sa'yo lahat yan. Family, career, lahat ng gusto mo, lahat ng mahal mo sa buhay, lahat yan, ibibigay ng maayos. Basta guided ka. Alam mo yung priority, alam mo yung center ng life. And, ang galing din nun, yung pinapagana mo yung puso mo, kahit wala kang kikitain, nakita mo yung mga bata. Oo. Malabo yung pinapanood. Kaya mo namang itama eh. Oo. Di ba? Nakakita ka ng mga tao, mali yung ginagawa. Kaya mo naman itama eh. Minsan, okay lang mangialam. Kung para sa... Ikabubuti. Ikabubuti. Huwag naman yung pakilamero ka lang talaga, no? Wala eh. Ibig sabihin lang nun, ina-acknowledge mo yung binigay sa'yo na talent. Ina-acknowledge mo, ginagamit mo ng maayos yung kakayahan na meron ka. At walang masama dun. Basta maganda yung intention mo. Wala kang kahit na anong intention manira ng buhay ng iba. Oo, mismo. Kasi may balik yun. Galing. Salamat, salamat Zait. Salamat, sobrang solid ng episode na to, tol. Sobrang na-appreciate ko. Si Zaito po, isa sa mga tao na... Walang kabuluhan, no? Hindi. De, si Zaito, isa sa mga tao halimbawa, na nakita ko nung bata ako na masasabi ko na parang nabigyan ako ng example sa buhay na ito yung taong may pursige, may pagpupursige. Kasi nakita ko rin siya, tol, nung talagang umaakyat siya ng bubong, nag-iikot. Alam mo yung ano? Oh. Alam mo yung... pinaka yung ginagamit sa hollow blocks na ginagamit nila sa antena, iniikot niya yun, pre, para mahanap yung reception. And hindi yun ginagawa ng maraming tao palagi na araw-araw, tol, sa alikabok, sa gutom, sa pagod, sa init, lakbay, no. Yan ang isa sa mga ano eh, eskwelahang pinasok ko eh. Pero alam ko rin kung ba't di mo siya sinukuan kasi ginawa mo rin siyang entertaining. Sinamahan mo ng pagrarap, sinamahan mo ng PR, ng sales talk, ng tropa. Ginawa ko masaya na lang yung buhay ko sa paglalako. Tsaka, naalala, may mga pagkakataon ba sa'yo na maglalako ka, may madadaanan ka inuman? Siyempre, tatagay ka, pero ano ka pa rin, no? Tutuloy ka pa rin. Oo. May ano nga eh, mayroong time na ano eh, na parang... may mga estudyante na kumakanta rin sa kantin tapos kumain ako sa kantin. Mm-hmm. Kumakanta-kanta sila tapos pinagtatawanan nila ako sa kantin. Grap-rap sila. Hindi okay. Put me 5 piso ako. Kahit masakit sa akin yung 5 piso, hinulog ko. Mm-hmm. Tapos bumito ako ng freestyle. Mm-hmm. Binasa ko sila. Abay alis. Hindi nagpatalo eh, no? Kinutya ako, iniwanan ko sila ng isang buo na mahapang habang buhay nilang bibit. Hanggang ngayon. Oy, kung nanonood kayo nito, baka kayo yung nirapan dun sa ni Saito, nirapan dun sa karinderya, comment kayo sa baba. Parang minamalit nila kasi titindala ko na antena, na remote control, tapos sila mga estudyante na mga nag-cutting naman, mga, di ba? Parang pinakaralan ko sila sa kanta na Mm-hmm. Parang kahit ganito lang ako, parang ganun basta, nakalimutan ko na, pero maganda yun, iniwan ko sa kanila nun eh. Pagtapos dun para silang nayanig. Nayanig. Pero yun, basta maganda lang intention mo. Tsaka, guys, bagong taon, galingan nyo palagi. Yes. Magaganda lang yung plano nyo. Huwag kayong gagawa ng illegal, ng masama. May mga narinig kayo dito sa podcast, pulutin nyo lang yung magaganda. Iwan nyo yung mga alam nyong mali. Kasi, kinikwento niya lang naman yung experience. Oh. Hindi naman namin sinabi na tama yun eh. And at the same time, lagi nyo lang piliin maging mabuti. Doon lang kayo sa tama tsaka sa dapat. And palagi nyong gagalingan. So yan, another podcast episode na naman. Maraming salamat po. 2023, TMP Productions Worldwide. Yo, shoutout nga pala sa TT Boy. Siyempre, kila Boss MC, sa lahat ng mga tropa natin dyan. Si Boss Jeff, sa lahat ng mga tropa na sumusuporta. Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat sa buong TMP Media Group. Shoutout sa TMP Productions Incorporated, sa The Media Portal Studios, TMP MDN. Shoutout sa DOUGBROCK TV, sa team sa DOUGBROCK TV. Shoutouts kay Ma Rosales, producer ng podcast, sobrang solid. Sa buong creative team, sa lahat from music department to content department, publications. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa DOUGBROCK TV. Sobrang solid nung 2022. Sound trip, ang dami nating million views, ang dami nating podcast na malulupit.
2023 mas sosolidan pa natin. Tatry natin mas maging consistent. Ito po ang paborito niyong podcast. This is your Sunday Habit. I'm with Zaito. Yeah. I'm DOUGBROCK. And this is DOUGBROCK Radio. Solid, tol. Salamat. Hey! Thank you so much. Love you, Zait. Love you too, tol. Woo! Let's go! What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DOUGBROCK Radio.